And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, the only show during the curfew hour, The Curfew Show, hosted by John Gill Lorena. All right. Magandang gabi po muli sa inyo lahat, and welcome back to the only show during the curfew hour. It's your curfew show. Kamusta po kayo? Kamusta ang bawat isa po sa inyo? And today is Friday na naman po tayo. Friday of the month. Paglipas ng linggo na to, isang linggo na lang, papasok na tayo sa Nobyembre. Kami na, bawat isa sa inyo. Shoutout tayo sa lahat ng mga nandito. Shoutout sa mga na may tatlong emoji. Sir Marjon Era, maraming salamat sa 35 stars. And Ma'am Rica May Danao, yan, magandang gabi sa iyo. And of course, sila ba, babe? Hello, bye. Hello, babe. And si Brother Jordaniel Arevalo. Ilan ang pangalan ng anak ng kanyang ama? And of course, si Ma'am Joan Tagadile, oy, ma-shoutout po sa inyong ano dyan, sa inyo po nga mga vlog. And Jennifer Dave Quiñones, hello po sa inyo, magandang gabi sa bawat isa. Yun, layo ko sa kanya, no? Baka magawa niya naman ang paraan yan. Anyways, again, ay ganun din po mga kapatid, ay as of this time, ilan pa lang tayo na dito, pero shoutout, di ko alam kung nakikita ko na iba, no? Magre-request na. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? Again, nandito na naman po tayo para mag-fellowship. Nandito na naman po tayo para tayo po ay magkulitan. Mag-fellowship na balang emosyonal. Bawalang emosyonal sa programa po na ito. 15,000 viewers natin dyan. Magandang gabi po muli sa inyo lahat. More viewers internationally and nationally. Magandang gabi po sa inyo lahat. And let's enjoy the program. And tandaan nyo po, good vibes ang time dito. Bawal sa atin ang emosyonal. Kamusta po ang Biyernes sa bawat isa. O dalawa, o tatlo man kayo, o apat, o isang pamilya sa loob ng tahanan. Hello, Mama Aba. And shout out, maraming salamat po sa inyo po minadala. Oy, happy birthday, Sir Ramon. Kalada, happy birthday po sa inyo. And of course, birthday din ni Ma'am Edna. Happy birthday, Ma'am Edna Mantilla. And of course, sino ba itong nakita ko, naalala ko kanina. Mayroon pa mga nagbe-birthday eh. Ay, congratulations ulit sa Groom Manuel na cum laude kay Sister Aloha May. Dahil. Hello, Ma'am Angeli Telesunsay. Hello po sa inyo. From Mommy Hilda. Why, Mommy Hilda? Naiiyak ako, Mommy Hilda. I miss you, Mommy Hilda. Kailan mo kami uuwian dito, Mommy Hilda? Hello po. Hello po sa inyo lahat. And sino ba yung mga kasama na dito? Shout out kay Brother John Rico na pupunta dito at magdadala ng inumin. Maraming salamat sa iyo. Di pa kami kumakain. Sino ba yung mga kasama natin dito? Sige lang po, bumati lang kayo dyan. Mag-comment lang kayo dyan. Babasahin lang ng mga comment, ng mga insanani dyan. Mga mengs-mengsani dyan. Oy! Magandang gabi sa ating lahat. Enjoy po natin ang gabi natin na ito. Dahil sabi ko nga sa inyo, lahat ng bawat araw na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, mga kapatid, we ought to enjoy it. Because hindi natin alam kung bukas ay parehas pa rin tayo ng kalagayan natin ngayong Biyernes. Kaya pasalamatan natin yan sa Panginoon. We always have to make it sure na ang bawat isa po sa atin ay patuloy tayo nagpapagamit sa Panginoon sa araw-araw, masiglang silikod sa Panginoon. At lahat nagpapasaya ng pinapasaya natin ang Panginoon. Yeah, we bring my girl, si Ko. Ay, matindi ah. And of course, kay Ma'am Samantha Rose Pulido. Yan, magandang gabi sa inyo. And si Ma'am Alma, nasa Tagaytay. Oh, Senol. And good evening po, Sir Jude Patubo. Yan, good evening. Yan, sabi niya, good evening, Sir Jao. And then sa ating mahal na Pastor Hilo Rena, still watching from Bogo, Cebu, Chile. Yung lugar na yun, matagal-tagal. Eh, Iloilo pa lang pala yung napuntaan ko. Di pa pala yan. Ay, nakapag-Cebu na ba ako? Nakapag-Cebu na pala ako. Yan, yeah, pero matagal-tagal lang. Enjoy lang kayo dyan. Ikipagkulitan pa kami dito sa Hacker
Uurahin ko lang saglit yan. Talaga napakarnal mo talaga, Brother Gerald. Anyways, again ay maraming salamat po at patuloy kayong sumusubaybay sa ating programa. Again, let us make it sure, no? Let us make it sure sa mga kabakan natin dyan na patuloy, no? Patuloy na patuloy. Tandaan mo natin, palagi dapat tayong masaya. Ay, hindi. Maliban lang kung talagang ikaw may kadahilanan ng problema. Hindi. Pero alam nyo kasi, mga kabaka natin dyan, para sa mga kabaka natin, ilagay nyo lang sa isipan nyo, if the ultimate goal dapat ay pasayahin ng Panginoon. Kasi pag alam natin na napasaya natin ang Panginoon, hindi imposible na hindi tayo masaya. Diba? Pagka alam natin na pasaya natin ang Panginoon, masaya tayo. Ilagay natin sa isipan natin. Kasi pagka hindi masaya ang Panginoon, wala tayong pagpapala. Wala tayong pagpapala. Pagpapalo ang katumbas yan. Kaya lang aayaw-ayawan natin. Kailanman hindi natin gugustuhin ang pagpapalo. Mas natin ang pagpapala. Tingnan nyo naman sa atin mga kabaka, no? Kung titignan nyo mga kabaka, sa ating buhay bilang isang Kristiyano, eh punong-puno tayo ng pagpapala. Lalo-lalo na as members of this church, spiritually, talaga naman, ang pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon talagang sobra-sobra. Sisik, liglig, at umi-epel. Kayang maging masaya, magsuot ka ng barot saya. Ewan na lang kung di ka matawa. You're so joker talaga, Brother Gerald. Yan. Anyways, sino ba yung mga nandito natin? Wala pa, no? Mga na, medyo marami na nanahimik tayo mga kabaka ngayon. Sino pa yun? Wait. Yan, wala pa tayong mga kasama natin dito. By the way, yan, hello po, Ma'am Lloyd, Eunice, Jamante, good evening po sa lahat. Uy, watching from Bible Baptist Church, Maasim, Mindanao. Uy, meron na tayo Cebu. Meron ba tayo Mindanao? Ayun, yung mga Tagaluzon. Hey! Good old Visayas, Mindanao. Ay, kamusta po? Bawal sa buhay inyo. Ma'am Lloyd, sila po sa inyo. From Maasim, no? Dinadaan ko na sa tawa yung tagiliran ko. Ano kaya yun? Dinadaan sa tawa yung tagiliran. Medyo hindi ko magets. Anyways, hello po sa inyo dyan, oh, sa Bible Baptist Church, Maasim. And prayerfully, sa mga susunod na panahon, kayo ay maging matamis. Mali. Maasim na yan. Let's keep enjoying this program. And tandaan natin dito sa programa natin, good vibes tayo palagi. Kasiyahan lang tayo. Ano bang may sasabi nyo dito ng kasiyahan? At ano bang gusto yung comment dito para sa magiging katuwaan natin, kasiyahan natin? Walang problema. Bawal dito yung na-open. Dahil dito, good vibes lang tayo. Bawal ang emosyonal. So, yan, hello po, Ma'am May at Talangan. Magandang gabi sa inyo. Yan, yung mga nandito na kung alam mo mahina ang sigura mo, ha, hindi mo kaya makipagsabayan, medyo manalangin ka na lang una at magbasa ng Biblia. Wala na pong pag-asa na maging matamis mo. Uy, grobe naman. Ah, baka bitter naman ni Ma'am Lloyd. Ay, ano ba yun? Pensya na, walang kain eh. Yan, hello Ma'am Aloha May Daif. Dakum Laude. Watching ano kaya ang makikita nating ebidensya ng pagiging cum laude mo? Sir Rudy, baka naman. si Brother Emilio, kahit hindi cum laude yun, lagi ako may Spanish bread, tsaka Banacu! Yan, walang Banacu! Turon! Yan, hello po, Ma'am Normie Vargas. Yan, sir, nice po ng shirt mo. Oy, thank you, Ma'am. Ano po ito? Mga musical notes. And, again, sino ba yung mga nandito natin? Oh? Kamusta buhay yan? Kasi sinasabi ko nga eh, bawat celebration, damay-damay nyo namin yung mga kabaka natin dyan. Damay-damay naman tayo dyan. Yan, sino pa yung mga nandito natin, mga kabaka natin? Sinanay ko pa yung mga
Ay, ibang kabakan natin na wala pa kayo sila ngayon dito. Talaga nagtatago, no? Alam niyo kanina, nakakwento ko lang, yung panahon kanina, medyo umulan eh, no? Bumagsak yung ulan kanina. Ewan ko lang po sa mga lugar sa inyo, ha? Lalo na yung mga nasa Mindanao, nasa Cebu. Hindi ko alam kung umulan dyan sa inyo. Dito kanina sa atin, sa church, lakas ang ulan. Mag-bose yung ulan kanina eh. Pero tumingil din naman mga alas 5 kasi nag-usap kami prior to that. Sabi ko, baka 5 o'clock dapat wala ka na. Good naman, sama naman, ay kisama. Yan. Anyways, again, ay sa mga kabakan natin dyan. Hey, woy, nandito na si Sir Aybal Bongoso. Hello, Sir Aybal Bongoso. Magandang, 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 magandang. Aybal, namimiss ko na yung pizza mo. Oy, hello, Tuman, hello, okay. Magandang. Woy, Sir Marvin Fernandez. Andito ka na ngayon. You is here now. Woy. Wow! Wow! Magandang gabi sa bawat isa. Nagulat yung iba, no? Uy, mayroon si Sir Joe yung nag-opening kasi pag si Sir Bonjing, di na lang sa anak kami, antay na lang namin lumabas sila siya. Pag mag-insyano yun na po, may mga pagkakataon talaga na gano'n ang buhay natin. Kailangan nabigyan naman natin ng exposure kasi wala mo tayong hate crime sa mga pets. Tayo na pala. Hello mga kabakal, kabakal, macho mo. Hey! Ito na naman si Sir Marvin. Tulang na naman sa tulog. mamaya tabayanan nyo mamaya mga kabaka. Meron kami mamaya sa Prime Podcast natin. Meron kami mamayang gagawin. Yan. Yan. Napatigil ako ng scroll nang makita ko music sweater ni Pluto. Yan ang sinas ako. Ano ba naman yan? Talaga si Sister Gengi. Ito naman. Siyempre, alam ko naman yan. Basta mga nota talaga mga pinag-uusapan eh. Mga musical notes ito eh. Ha? Wala pang piano dito. May piano dito sa mga musical. Alam mo, alam ko talaga mapapakomment ka dito eh. Yeah. And of course, si Mambeng. Yan, ilo Mambeng. Mambeng Ding 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 is watching. Yan ang napakagandang asawa ni Sir Randy Ding Ding. Praise na po na maka-visit kayo here in Mindanao, Sir Jao. Papatikim po namin sa inyo ang pinakamasarap na durian. Huwag na naman ganyan, Ma'am Lois. Alam nyo na, ito si Ma'am Lois. Alam na, siguro naman nasabi ni Pastor Hill na paborito natin yung durian na yan. No? Ano mong weakness namin yung durian? Nag-aagawa, nag-aaway-aaway kami pag durian na yung usapan eh. Kasi si Ma'am Lois, oh. Napaka naman. Oh, eh, next time, Ma'am Lois, huwag naman ganyan comment ninyo. Naghahanap tuloy ako ng durian eh. Yan. Hello po, Ma'am Susie Vargas. Good evening po sa inyo. Yan. Maganda, magandang gabi po sa inyo lahat. Oh, dumadami na sila. Oh. Yan, 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 yan. And again, uli ko. Ha? Pag, alam ko naman, next time siguro titimbre ako kayo mga kabaka pag kalalabas ako. Si Ponching, nauna-bawa naman. Talagang ayaw na ayaw ninyo. Yan. Anyway, hello, Sir Richard Bergansha. Magandang, magandang gabi sa iyo. And yan, si ating auto-collect mo natin si Ma'am Leia Ramirez. Magandang gabi rin sa inyo. And Nicole Navalles, magandang gabi po sa inyo. Yan, sabi ni Ma'am Sir Ivan, mukhang kasya po sa akin yan, Sir Jao. Pag-iisipan ko pag nakapagdala ka ng pizza. Hey! Hello, Sir Richard Bergancha. Magandang gabi sa inyo dyan. And mukhang mapapakanta ako sa suot mo, Sir Jao. Yan ang sinasabi ko sa inyo, Sir Marjon. Huwag ka mag-alala. Sa susunod na presentation at South Border, tatandaan ko to. Kita. Hoy, watching na po, Sir Alfonso Overa is watching. Pakikik nyo ha, pakikik. Okay. pakikik nyo ha, pakikik nyo ha, yung Alfonso Overa is watching. Oh, pakiblock nyo sa page. And of course, sino pa yung nandito dito? Sabi ni Ma'am Lois, pray lang daw kayo, Sir Jao, na matuloy sina Pastor Manny sa January. Magdadala daw siya ng durian. Ipag-iluluhod ko yung Lord. Talaga naman sinasabi ko, durian ang usapan na yan eh. Pakikiusap ko talaga sa Panginoon yan. And, ito naman, si Ma'am Frenchie. Yan, Ma'am Frenchie Villanueva sa tour. Magandang gabi po sa inyo. Yan, amen, amen. Sir Ian Quarren, magandang gabi. At sa mga kasama natin dyan sa... Nakalimutan ko tuloy yung lugar nila sa inyo. Yan, Leomir Ramirez, nagbaloy ko lulong. Sapang dalaga ka dyan. May sapang dalaga ba doon? Yan. Mary Grace Narciso Modesto. Good evening din po sa inyo. Shoutout po sa inyo dyan. Yes. At sa mga kasamahan po ninyo dyan. Yes, yes, show. Yes. Nandito na po kayo. Bigla. Napansin nyo po bigla nagliwanag yung lugar natin. Eh, no? Sino ba yun nandito? Meron pa ba tayo dito? Mga kasama natin dito. Yeah. Dapat mamaya. And sino pa yun nandito?
Oh, eh, kamusta po kayo? Kamusta sa bawat isa sa lahat? At 20... Sana bulol na ako. 26,000 viewers na po tayo. Meron na tayong 26,000 viewers dito. Yeah, nabati ko na si Leia, sir. Nandito na po. Ito talaga, paikik nyo nga ito. Nabati ko na eh. Paulit-ulit. Sayang yung ano eh. Sayang yung laway ko. Paulit-ulit mo ko. Ah, dapat walang ah. Oh, paano tayo magsasalita ng walang ah? Tayo sa oras eh. Ay! Oh, hindi. Sino ba yung mga nandito? Comment na kayo ng mga gusto yung sabihin. Kung gusto yung mga sabihin dyan. Ibigay gusto yung gusto natin lang sabihin dyan ng mga insan. Oh, yeah. Kamusta po kayo? Bawat yung sayin. Na-shoutout na ako eh. Paulit-ulit ka. Oh, yan o. Tinan po. Inulit-ulit yung sinabi ko. Oh, di ba? Paulit-ulit tayo lahat dito. Yan. Oh, yan. Sinasaraduan na. Bye-bye. Sinasaraduan na. Bye-bye. Wala na. Hindi na kami nakita. Or, yan. Sinaraduan na yung mga nasa labas. Hindi na kami nakikita dito sa loob ng studio. Mayroon yung tas pa. Yan, yan. Anyways, mga kabaka, katulad na sinabi ko sa inyo, wala tayong karapatan lumunggot. Lalong-lalo na kung tayo pinagpapala na Diyos. Pero kung pinagpapalo, medyo lumunggot ka ng konti. Oo, masaya ka pa rin pag pinalo ka. Dahil at least ramdam mong anak ka. Yun. Kasi ang hindi pinapalo ng Diyos, sabi ng Biblia, isang bastardo. Yan. Sir Chow, ano ang pinagkaiba ng will sa wood? Yan ang sinasabi ko sa iyo. Sir, ang will, gulong yon. Ang wood, kahoy. Sir, ha? Maisahan mo ako, ha? Alam mo, ha? Nakalimutan mo ako kausap mo, ha? Sumasakit yung chak mo sa iyo, sir, ano, eh? Masakit yung tabs ko, eh. Yan. Sino pa yung, ha? Di ba? Oh, si ano ba yung ano natin dyan? Ano ba? Ano, sir? Tama ba ako, Sir Ivan? Oh, yeah? Oh, eh, sino ba yung ano natin dito? Sino ba yung mga, wala pa tayong mahinabang pa ako dito, mga legit kabaka natin, ha? Oh, si kasama natin si Brother Joshua Angelo, sabi niya, Azim, badabim! Akala niya, hindi ko kayang basahin yung mga chinachat niya, eh. Tsaka, shal sa shoot. Oh, may dinugtong pa, oh, shal sa shoot. Yan, alright. Sabi ni Sir Ivan, alright, ang will po, butan din sa Tagalog, will. Laging Bisaya ka. So ano, wood? Oh, sabi ni Joshua Angelo, ha? Ah? Bikinig siya naging kanini? Oh, akala niya, hindi ko kayo basahin, ha? Tingilan mo ako. Ako to, nakakalimutan nyo. Ako to, ako nagsimula ng curfew show. Ako magaganyan ninyo. Ano ba naman yan? Oy, nandito na si ang tanging nagmamahal kay Sir Maki, si Mamahana Rose Palmanes. Magandang gabi sa iyo, Mamahana. Yes, and Ma'am Blessy Jeronimo, magandang gabi sa iyo. Sabi ni Joshua Agusino, Foundation 77, pangpo. Ano mo, ha? Hindi ko kaya basahin yung pinagsasabi mo, ha? Teka lang, nakapain muna ako, eh. Ayan. Itigil niyo po kasala, Naihana, sabi ni Alfonso Wera. Ewan ko sa'yo, ikaw nagchat-chat niya, eh. Anyway, sige, sinasabi sa inyo, mga kabaka, i-tuning in lang kayo, marami pa tayo kasi yan na abang sa Prime Podcast natin. Pero ang totoong nagpapasaya sa atin, lalong-lalo na as CSI family, ay yung mga spiritual blessings na pinagkakalob sa atin ng Panginoon. Ang spiritual blessings, ang talaga nagpapasaya sa atin. May physical man, financial, o ano man, na wala man yan, yan ay hindi man ganun sa gusto nating makabdan. Pero tandaan natin, mayaman tayo sa spiritual blessing. Yan, hello, Ma'am Jemima Gubalani. Magandang gabi sa iyo. Sir, birthday ni Kabaka. Sino Kabaka? Oh, sabi ni Brother Joshua Angelo, Tessing! Oh, tug pa. Kaya mga Kabaka, babalikan natin, babalik-balik-balikan natin ang spiritual blessings natin. Kabakang folks, wala naman birthday yan eh. Pamerienda lang nakaraan niya. Ay, babalik-balikan natin muli ang spiritual blessings na meron tayo sa linggong ito. Pero mga Kabaka, keep tuning in. Marami na tayong kasiyahan, mamaya, sa CBBC-CSI Prime Podcast natin. Kaya nga, masasabi ko lang, sumaybayanan ninyo. Was lost in sin, but Jesus took me in, and then a little light from heaven filled my soul. In
Let's have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel a little prayer will turn, and then you'll know a little fire is burning, you will find. About the blind man who had never seen the light of day. Have you heard the one about the leper dying till Jesus passed his way? Have you heard about the lame man didn't ever pray? Put away those childish things na pag may nakita kayo sa internet, bang! Susunggaban yung kagad. Put away those childish things na parang pag nakita na ba, mukhang ito na, mukhang nahuhuli na ako agad sa usok. Kakakanta ko sa Staying Alive ba? Yeah, yeah. Buwang nahuhuli na ako sa usok, kaka-good news class ko. Yan. O parang hindi naman mahalata, naaalis ako sa ministry. Ano ang gagawin ko ngayon, Sir Dong, Sir Chow? Iahalo mo na lang. Yan. That is still a childish attitude. I was out on the sea in the wind and the waves, I was sure that I would die. I was dead in the grave till I heard my name and he brought me back to life. I was trapped in my sin till he walked in and offered me his grace. I was headed for a cross until in love he came and took my place. That story is mine. I was immature ka na to what you're practicing, you're living in immaturity and you're living stupidly. So that Bartimaeus talk about the day he got his sight, and that Lazarus tell how he came forth and stepped into the light. Let Peter testify how Jesus calmed the raging sea. When I hear their testimonies, it sounds a lot like me. That story is mine, I was blind till Jesus opened my eyes and I could see. I was bound by the chains of the grace of the wonderful Savior set me free. Every page of the book is a place I can look and I see myself every time. Every life that is saved is another where I say hallelujah, hallelujah. That story is mine, I was blind till Jesus opened my eyes and I could see. I was bound by the chains of the grace of the wonderful Savior set me free. Every page of the book is a place I can look and I see myself every time. Every life that is saved is another where I say hallelujah. That's they were scattered abroad. This time, tumagal yung panahon, akala nila wala na nag-i-exist, meron pa pala, bumalik sila, may mga taong bumalik, at hinanap ulit yung mga Waldenses na nag-uugat mula sa mga disciples ng Panginoon Hesus Kristo, nagkaroon ng tamang katuruan, nag-produce ng 400 church, 175,000 membership, bago pa yung Reformation na tinatawag na... Home. He's watching down.
saving his love. He's watching down and I'm looking above. I am never forsaken, I am saving his love. Never forsaken, I am saving his love. Destroyed! Hindi ba kayo nagtataka, mga kapatid? Hindi ba kayo nagtataka na sa araw-araw nating pamumuhay, matatapos na naman ang taon na ito, magdi 2024, nasa loob ka ng auditorium, and your life is still not consumed by this world. You know what's the reason behind it? It's because of the mercy of God. And because of that mercy, mga kapatid, alam niyo po, mga kapatid, ang dinala sa atin ng mercy ng Diyos, reputasyon ng Diyos. Bags all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. Everything's gonna be alright. I've got a ticket, ticket to paradise. Nasa iyo na, yung salita ng Diyos nasa iyo na, may simbahan ka pa, may pastor ka pa, may magulang ka pa, may mga kapatiran ka pa pwede mag-unso, may mga kapatiran ka pa handang tumulong, tapos mananatili ka dyan, sabihin mo, alam mo naman, hindi ako pinag-aral, hindi ako nakatapos, mahirap lang kami, magsasaka lang kami, nakikitanim lang kami. Noong araw yon, pero iba na ang araw mo ngayon. Why don't you just get up, stand up by your feet and work and avail all the resources of God that He has put in your hands for your disposal. The purpose of His plan in the presence of the King, of the katapatan sa buhay mo. Hold on to God's faithfulness. Face the challenge with courage. Ang bit-bit mo, kapatid, ay ang pangako ng Diyos na I will never leave thee nor forsake thee. Yan ang bit-bit mong tapang, kapatid. Hold fast the profession of your faith without wavering, for He is faithful that promise in your life. Hold on. Para magkaroon ka ng tapang. Para magkaroon ka ng tapang bilang isang Kristiyano, hold on to God's faithfulness.
Kabaka, hello mga kabaka, nagbabalik po ah. Kabaka, ambush. Halahal tayo ngayon sis. Yes, ang magtatrabaho na ulit ang ating ambusher. Ambusher na kano? Yes. Yan, abang-abang na po kayo kung sino maa-ambush niya. Pag kayo ang na-ambush niya, good luck naman sa inyo. Kaya panoorin po natin kung sino mga na-ambush ni Brother Spencer Hamza. And we're back folks. We're about to find someone to ambush. Someone, a young people. A young person. Run, run. No, you. Okay, miss. So what did you get in today's preaching? Sige na. Ngayon? Ano nakuha mo sa preaching? Wait lang. Yung about sa superior. Basta wait lang. Pwede pa ulit? Sige lang, dash na. Lang. Go lang. I-edit namin yun. Sure ka, ha? About sa... ano ka ganyan? Huwag mo na yung English. Nagalogan mo na. Sure. Wait lang. Paulit lang. Kasi... Sige na. Wait lang. Inaano ko na yung utak. Nagulo kasi ka kanina sa... Sige na. Kaya ang ambush eh. Ano ako? Ano sa preaching? Yung about sa attitude natin ka kanina. Yung hindi dapat natin pinagmamalaki yung mga... yung mga bagay na meron tayo kasi madalas yun yung mag-ano sa atin sa failure. Yung failure natin, yun yung magagamit natin para makaano tayo sa successful. At yung failure na maano natin is yung magtuturo sa atin ng lesson para makaano tayo sa yun yung sa success. Ayun! Let's find a boy. Found a girl first, let's find a boy. Good. Sir, what did you get out of the preaching? What did you learn from the message tonight? Huwag kang magpapaano. Kahit anong mali na ginawa mo, huwag kang magpapatuloy ka pa rin. Amen. Amen. Just find someone who doesn't speak English. Your brother. No, I'm a brother. Is he not young? Miss Yang said, oh, okay, no okay. Kids. Young people are different kids. Him? What'd you get out of the message tonight, Jay? Wait, I'm gonna construct it in my mind. You got it. You gotta be quick. Don't park in your failure. Don't park in your failure. Yes! Okay, who else? One more boy. Wait, no, we gotta get a girl, that's it. Move it. Who? Alright, sir, what did you get from the preaching tonight? Oh. Hello, good evening. This is from 48 PCS. Mom Young, yeah. Yeah, okay. What I've learned for tonight is about inferiority. Reasons for inferiority, personal failure experience. Yan, the reason kung ayun nga yung naghihinder din sa atin para makapag-move forward dahil iniisip natin na nag-fail na tayo. Yan, pero sabi nga ni Pastor kanina, kung nag-mistake ka ng isa, you don't give up, just pursue kung ano yung ginagawa mo. Ayun. And then yung wrong assessment of your ability. And then the last point that Pastor gave us tonight is lack of faith. Ayan. So yun po yung pinaka mahalaga sa lahat, yung ating pong lubos na pagtitiwala sa Diyos. Alright, God bless us all. Amen. Thank you po. Huh? Amen. That was good. One more. One more? Okay. Okay, we gotta be quick. I don't know where. Hey, wait. I can't find them. Find a girl, man. There. That girl. Ambush! What did you get out of the message tonight? Wala siya. What did you get? No, no, no.
Come on. Tagalog, English, whatever. What did you get out of the message? Ano natutunan mo? Believe and conceive the truth. Amen. Amen. And that's all the time we have for today. See ya! Ayan. So, nakita nyo naman kung sino mga na-ambush niya. Ayan. Ito ay pinagpala ba? Yes. Dapat lang palaga. Yes. Napagpalain at namnamin ang mga mensahe. Yes. Kailangan natin yun. Yes. Kaya maraming salamat mga kabaka at magkita-kita ulit tayo next week sa Kabaka Ambush. Bye! Tayo, kulo tayo sa lightings dito. Pam, 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 pam. Alright, well. Maganda kami sa Sir Pochi. Welcome back good to the din, Sir Job. Parang! Podcast! Oy. Yun! Napakaganda si ng pasok. Si dumaan si Anatoly. Kanina pa ako namabadid sa mga Anatoly nyo na yun. Ito, Anatoly. Oh, ito, Natuli. Kulo tayo sa ilaw dito ah. Anyways, again, magandang gabi sa inyo, mga kabaka. We are Shoutout muna tayo sa mga nandito na mga kabatiran natin. Alright, magandang gabi mula sa Sapang Dalaga, Sir Eugene. Sa mga nasa Sapang Dalaga dyan. Kamusta po kayo lahat? Kamusta sa mga nasa Sapang Dalaga dyan? Shout up. Yes, and sa lahat ng mga nasa Sapang Dalaga dyan ay... sa lahat ng mga nasa Sapang Dalaga dyan ay nakalimutan ko yung sasabihin ko I forgot yung ano kay yeah, Sapang Dalaga yung sa Monday hindi akala ko hindi ikaw talaga doon ako yata eh. Yeah, de, sa mga nasa Sapang Dalaga dyan, kamusta? Yeah. Kamusta kayo? Kamusta? Kamusta yung mga kayo? Nasa Sapang Dalaga dyan, shoutout sa inyo lahat. I Sir Eugene. Kayo kayo dyan, sa Sapang Dalaga. Ito si Ma'am Noise from France. Merci beaucoup. Greg Samuel Agpoon. Hello sa'yo, Greg. Magandang gabi sa'yo, Greg. Ma'am Ronaldine. Yun, yeah, Ma'am Ronaldine. Sir Jason, good evening sa inyo. Rubin, Ubitos. Taka lang, sabi ni Ma'am Ronaldine, from Sir Dominic Mendoza, Sharon Bernades, Trox. Ano meron? Trunks. Ah, baka magkakasama sila ngayon? Ah, magkakasama sila ngayon. Oh, baka sila ay magkakasama. Yan. Din daw kasi sinabi niya. And Sir Ruben Ubidos, magandang gabi sa'yo. Yan. Sa mga kasama ni Ma'am, sino yung kanina? Ma'am Mary Grace Modesto. Modesto. Oh, yan. Mga sa mga gumagawa dyan ng award para doon sa kanilang Good News Class. Yan. Magandang gabi sa'yo. Alright, and of course, alright, talaga may space talaga dito. Eh, siyempre, kaya talaga may space dyan eh. Kasi ngayon, kala nila tapos na yung mga programa eh. Yan ang sinasabi ko. Yun ang akala nila. Hindi nila alam. Medyo tapat mo dito bro. Kasi ilugi ako eh. Na meron tayo. Sabi nila, kita lang ako. May kasama tayo. May pwede mag-shout out ngayon. Siyempre. Hello kay Sister Joy Canlas. Hello, Sister Joy. Yeah, Rob Yan, and practice. Also, sa pinakamasiglang miyembro ng CSI, si Ma'am Alma, Pasigna, si yes, Ma'am Alma. Yan, hello po sa inyo. Ito pa, may kailangan pa kayong batiin. Siyempre, hindi nawawala ito. Last Friday ito. Pag last Friday, may mga pamalupit tayo. Dapat medyo dibdiban ito sa. Dibdiban talaga ito. Siyempre, sinasabi ko sa inyo, kasama natin dito mga kaibigan. Ipasok mo! Yan ang host ng ating Team Press. Bigay! Walang iba kundi si Intro. Huya, Sir Roy! Huya, Sir! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Palakpalakan! Yeah. Yes, Sir! Yes, Sir! Nakaon ba yung mic ni Sir Roy? Nakaon. Yeah. Hello, Sir! Good evening!
Good evening. Meron na, meron na. Meron na. Yan, medyo lakas muna ko. Good evening sa lahat ng mga taga-subaybay ng The Prime Podcast, The Curfew Show. Yo! Hello, Mr. John Ray Padilla. Magandang gabi sa'yo. Yan, ang pinsan niya. Ano? Yan? Robin. Pinsan ni Robin. Robin Hood. Pinsan ni Robin. Di, Robin Nubidos. Hindi yan. Pinsan ni Robin. Robin Nubidos. Yan. Sir, yan talaga. Nandito si Roy. Baka may gusto kong batiin si Roy. Yeah, may mga batiin ka muna. Siyempre, lahat ng taga-subaybay ng The Curfew Show. Good evening to all of you. Amen. Keep tuning in. Prime time slot po ito every Friday evening after the preparation show. Tune in to the Prime Podcast of The Curfew Show. Yes, sir. Binabati kayo, Sir Marvin. Hello, sir. Brother Marvin, good evening. All the way in United States. Yes, New Jersey. Yung kanyang kapatid. Sir. Yung kanyang kapatid, si Brother Conrad. Good evening, Brother Conrad. Nasaan ka man? St. Luke's man o dito ka? Yeah! Nasaan ka man siya? Akala ko nagatid lang ng babae. Check up or what? Nagatid lang, sir. Nurse. Nagatid, nagatid. Okay. Pero parang kanina pa yun, sir. Okay. Ayun lang, tama yung sinabi ni Sir Bojing. Medyo matagal-tagal lang. Kanina. Nakabalik na si ano, sir. Taga-askom, sir. Oo nga. Ikaw, sir. Nag-chay mo yung biyahe, sir. Alam ko yung askom. Nag-chay mo yung biyahe. Matraffic, umulan kanina. Sir, kung dito ko tatago sa Abubay mo, traffic? Hindi, maulan lang. Iba pa yung... Iba pa yung kakagal, Brother Ray. Yan. Sabi ni Sir Ivan, good evening, Sir Roy. And Ma'am Preci rin. Bumabati rin si Ma'am Preci. Maayong gabi, Sir Roy. Brother Ivan, Ma'am Preci, good evening to you. Tsaka si Ma'am Alma, masigtasig na, sir. Binabati ka na, Ayun, si Alma, good evening. Magandang gabi po sa inyo. Lagi mo na babati yan, sir, sa West, doon sa Google Meet yun, natin. Yun, sa Google Meet. Virtual crowd, lagi natin. Sa lahat ng programa, nanonood dyan si Ma'am. Eh, sabi ko, Sir Roy, kanina, binabanggit ko sa kanila. Kahit serya program namin. Noong nagsabi ko, sir, kanina, doon sa umpisa, pag-umpisa ko kanina, last Friday na, sir, bilis ang panahon. Last Friday na ng October. No, parang kailangan na nag-join sa amin. Parang kailangan na sinabi ko na last week of August at sinabi ko sisilip na, sumisilip na si Paring Jose. Yeah, tama yun, sir. Tama. Diba? Yun yung lumabas kayo dito, pasilip na si Jose Marichal. Kasi pa-September na. Yan. Eh, October na, sir. Eh, medyo na mabaos na si ano. Nakalabas na ulo. Mabaos na si Jose Marichal niya. Malapit siya magtago ulit. Ganun pa na, magtago na naman siya. Mag-hibernate na naman siya. Oh, yeah. Eh, sa totoo lang, sir. Eh, sa totoo lang, November, birthday month ng pastor natin. Yeah. The holy month. Bago natin malaman. Yan. Ang November ay tapos na. Yan, yan. Sapagkat every week, may celebration tayo, may Thanksgiving, sa birthday ni Pastor. Ganito, sir, iimbitahan ko na sila. Yun. Para alam na nila, kasi sir, may dates na tayo, sir. Yun. May dates na tayo dyan. Sige. O, ito, para bigyan na natin. Ang first mag-birth, team prep, sir. Kayo ang mauna. Kami ang mauna. Yeah. Yes, November 10. Ang November 10. Yeah, first, second Friday of November. Okay. Abangan nyo yan. Ang birthday celebration. Abangan nyo yan. Ang special presentation na, yan, para sa team prep yan. Oh, yan ay November 10. And then, kina-Sunday yan yan, sir. November 12. Mothers. Uy, mga nanay. Kinalingguhan. Kinalingguhan. Mothers. Yung afternoon fellowship yan. Mothers birthday celebration para kay Pastor. Oh. Tapos, sir, yung 16 yan, yung Thursday. Oh, by the way, 13, 14. PSS yan, sir. Baka makatakbo ka dun, sir. Baka buwelo ka. Takbo ng Tarlac. Yeah. Yes, sir. Saramos Tarlac. PSS Foundation Day. 13 and 14. Ng November. Yes, sir. Yes, sir. Monday, Tuesday. Diyan din kasi, sir, natin ginaganap yung birthday celebration na ni Pastor. Yeah. Sinasabay na. Eh, sir, kailangan nyo tumakbo dyan kasi ang team dyan is run with patience. Yun. Athletic dyan, sir. Kaya nga dyan namin gagawin yung Chancellor's Cup. Yun. Oh. Kumbaga, kung si Father Conrad ang mag- translate sa Tagalog, bakbo kasama mga pasyente. Yeah! Papuntang St. Luke's sa mga tao. Kung sa'yo, bilisan mo pagbiyahe po. Ikaw maglinis sa pangalan. Unti-unti kang man, malulunod. Balik mo dito, wala ka ng reputasyon. Sira na pamilya niyo. Run with patience. Meron tayo ano dyan, sir. Chancellor's Cup. Chancellor's Cup. Yeah. Sports Festival. Yes, sir. Lahat ng mga paboritong laro ni Pastor. Yun. Uy. Siyempre, ano dyan, obstacle course. Yun. Paborito ni Pastor Barila, suntukan. Hindi, wala tayo niya. Wala tayo pang paintball eh. Masun to me, meron tayo niya siguro. Basketball. Volleyball. Mga group games yan, sir. Tapos sa gabi yan, sir, yung ating celebration. Okay. Yan yung mga celebration natin. Unang gabi yan, yung Monday ng gabi yan. Yeah, actually, sir, sa Monday night lang. Kasi Tuesday night, closing na talaga yun. Awardings na lang yun, sir. Okay. Yeah, awardings. Siyempre ako. Huh? Award. Tapos, sir, kina 16 yan, 13, 14, November 16,
Sa Team Focus event, sa Thursday, Staying Alive, yun yung ano naman, sa Team Focus birthday yung celebration. Dito naman yun. Baka November 16. Wow. Oh, eh, syempre, hindi pwedeng, alam mo, hindi pwedeng mawala si Sir Roy sa anumang celebration ni Paul D.O.1. Nakaka-apat na tayo, sir. Oh, lahat yun nandun si Sir Roy. Sinabi ni Jow, ako lang. Ang sinabi ni Jow, ako lang. Eh, sabi mo, apat na tayo. Team Prep. Team Prep. Mothers, siyempre, Sunday yun eh. PSS. Oh, ito, Team Focus. Oh, apat na, sir. Eh, ito pa, 17. Sa November 17 mismo, sir, sa birthday na, ni Pastor. Friday, sir. Namin. Ito, sir, ay sa Academy, sa umaga, yan yung Family Day. Kasi dyan din sinasabay yung celebration ng mga, ng birthday ni Pastor, sineselebrate ng Academy. Okay. Oh, tapos, sir, kinatanghalian yan. Di mo naalala, sir, nandiyan tayo, meron tayo dyan, ano, staff birthday celebration. Mga staff lang mga ng staff. Church. Yeah. Yeah. Staff ng church. Ah, doon na naman, sir, rin nun. Oo. Panlima. Grabe. Tapos, kina-19 yan, sir, fathers na tayo na. Ayun lang. Tayo pinaka-fathers. Linggo. Pakalim ka na yan, sir. Maganda, sir, isend mo na kay Sir Roy. Hindi, isend talaga yan. Isend ka yan. Nabalit yung papalang send yung mga dates na ito. Nagyan mo, sir, lahat with Sir Roy. Padala sa akin. Oo, sir. Para yan, yan yung mga ano, yan yung meron tayo. Yeah, napaka, yeah. Yan yung mga celebration. Ang ating Nobyembre. Yan ang sinasabing. Yan ang mga naka-schedule. Yan, sir, mga naka-schedule. Ay, maraming mga susulpo siya, hindi naka-schedule. Yan, meron pa yun, sir, siyempre. Yeah. Oh. Biglang may dumot yan, may dalang kape at tinapay. Eh, yan naman, sir. Yan ang sabi ko nga, sir, isa sa mga prime ng ating simbahan, yung fellowship. Yeah. Yung walang set schedule yun. Walang set schedule ang fellowship natin. Walang schedule yan. Basta may uminit na kape. Yon! Fellowship. Fellowship yun. Tama yun. Matik yun. Eh, tataka lang ako walang mainit na kape dito. Ay! Ayun. Yan ang sinasabi ko. Mainit ulo mo, sir. Tara, wag na. Wag tayong fellowship. Wala akong kape. Sa ganung usapan, mag-off na tayo. Tapos ko siya. Ay, tapos na show. Walang kape. Tapos na show. God bless you all! Oh, I love you all. Yan, sabi ni Sir Marvin tuloy, sir. Oh. Sir Conrad, nasa St. Dukes ka nga ba talaga? Nagdududa na sila. Ay. O baka naman meron kang nilulok. Sabi ni Sir Ivan, kung totoo, pakigalaw po ng baso. Pakigalaw ng baso, Brother Ray. Buhay pa siya, sir. Nasa na ba yun? Pambira, magkasabay naman sila nila. Pero nakikita ko, sir, yung mag-ina niya nasa labas. Yung gamit nga ni Sir Conrad, nandiyan na, naka-prepare na. Nakamaletan eh. Naka-prepare na palabas, ha? Para sinabi mo ayaw, ay, shout out kay Ma'am Grace Day, ha? Imagine kasi, malapit due date din, December yan, alam ko eh, di ba? Yeah, sabi ko, sir, November 17 niya ilabas eh. Para tatlo ka lang, nilabas birthday din pala, November 17 din pala. Pinabago na ni Pastor Yusuf. Pero, pinabago ni Pastor ng araan. Pinabago ng araan. Gawin na lang siya November 1. Ay, malapit na, ha? Ma'am Grace Day. November 1. November 1. Wag pala November 1. Birthday ni Pastor Louie din yan. Sir, baka makalimutan, sir, yung special event para sa mga kababaihan on November 1. Ah, yeah, November 1. Uy, sakto pala, sir. Oh. Wednesday. Wednesday. Andun, lady. Wednesday. Yes, sir. Ito lang Wednesday yan. Yeah. Sir, walang pasok yan. Yes, sir. Wala meron po na rin tayo program dyan. Ladies for Christ. Women. First ever, no, ladies, pinalta namin, Ladies for Christ Conference. Sabi ko kay Pastor, gusto mo yun. Yeah. Women's is akin. Girls daw siya, girls. Tayo lang eh. Teka, liwanagin natin. Ang gusto mo, ladies, hindi yung conference. Pulo ka. Sir Conrad, sir. Sir, lilinawin pa natin. Kung gusto rin siya ng ladies. Ibang usapan yun. Gusto ko lang sila, pero di lang ako gusto. Ayun lang, okay na yun. Yeah, labag. Pwede na yung fellowship natin. Yeah. Sir, fellowship na tayo. Fellowship na tayo. Usok na eh. Yeah. Fellowship na tayo. Yeah. Eh, yeah. Ito thank nga. You. Tuloy natin yon. November 1, Ladies for Christ Conference. Ladies for Christ. Yan. Yeah. Ang mga magkakaroon, sir. Kabakang ka. Ito, ayaw ko pa sana ng i-bulgar. Pero kasi, wala naman. Di naman sinabi ni Pastor Ray Conceal. Pero yung ating topic dyan, sir, is napakaganda. You see, napakaganda ng topic natin dyan. Talagang merong ipapalatili. Ipanatili mo, sir! Si Pastor naman siya sabi sa Linggo. Meron siyang, it's something about keeping. Oy! Keeping, keeping the house. Keeping the memory. Sige, keep guessing. Keeping the home. Keeping the old passion, the landmark. Keeping,
ito na. Ito na talaga yan. Ano pa ang ganda topic na yan? Ang pinakamaganda yan. Ay, may sinasabi, sir. Ano sabi? Kasahin ko lang yung miyembro ni ano to, sir. Miyembro ni Sir Conrad, eh. Samantha, nag-taping po ata si Sir Joko. Uy! Taping nyo na. Sabi ko, alamin ko, makalat na naman, Sir Balita. Natestahin daw si Sir Conrad. Kamuha daw rin Joko Diaz. Joko Diaz na, sir. Yung kontrabida, Joko. Pero, sir, meron din yung bida siya, sir. Sabi nito ni, ano, na, ay, Mama Juanita, magandang gabi po. Sabi niya, magandang gabi sa lahat. Sabi niya ni Hannah, sir, B. Hindi. Praying B. Sabi niya, keeping the good, sabi ni, ano, sabi ni Sir Ivan, keeping the good vibes. Hindi. Sabi ni Mama Ronaldina, o, sabi niya, Juliano, sabi niya, keeping the rules. Hindi, hindi po. Keep the rules? Keepers at home. Keepers. Oh, I say, di ba? Book of Titus tayo dyan. Book of Titus. Keep the rules. Keepers at home. Dapat ang lahat na magtuturo ay pawang mga pastor. Yes, sir. Pastor. Actually, sir, actually, nadamay tayo dyan. Isa ako sa mga magtuturo sa Team Focus. Okay. Napakaganda, sir, ng mga sinalinsay na topic ni Pastor. Last kagabi, nag-meeting kami. Kasama ko si Pastor Louis. Ito yung sa... para sa Ladies for Christ. Fellowship. Yes, sir. Yeah, yeah. Ito, November 1. Ladies for Christ. Na! Birthday din ni Pastor Louis at saka ni Sister Christy. Ma'am Christy. Wow! Masyado mabigat naman itong event na ito, sir. Sa 30, walang pasok kasi election. Wala, sir. Sa 31, may pronouncement ang gobyerno na pwede mag-work from home. Uy, wow! Or ang mga nasa mga estudyante pwede mag-asynchronous. Uy, wow! Are you sure? So, online. Pwede hindi yung basa niyong pinasa mo kanina, ano? Yung pinasa ko. Yan! Yeah. Tuwan-tuwa. Wow, tuwa na naman sila. So one, that is Wednesday. Yes, sir. Sa two, also Wednesday. Wala na naman pasok yan, sir. Pati sa Friday, yung mga ayaw pumasok, wala kayong pasok. Wow, long weekend na rin, sir. Ayaw pumasok. Matindi long. Anong pakialan din na pasok? Ayaw. Ayaw, oo. Matindi na kayo dyan. Sir, pero inaadyahan natin ulit. Nire-remind lang natin. Bukas, sasabihin natin. Sa 30, di ba, sir? Ano, sir? Election yan. Election. Yung Monday. Oh, eh, ano yan, sir? Tawag nito, sabi ni Pastor, Ushers and Security Fellowship. Yun. Yan, yeah, alam mo, sir. Tama. Ano yan, sir? Dito daw yan, sir, eh. Oh, talagang nagsabi si Pastor sa mga Ushers Security. Kung ayaw nila pumunta, may fellowship pa naman tayo rito, eh. Automatic, yeah. Pag Monday. Oh, but, yeah. Yun yung ginamit ni Pastor na pinakaugat ng fellowship. Yun. Ang sabi ni Pastor, makipag-workout kayo. Yun. Uy. Sinasabi ko. Yeah, kasama si Stepan. Yeah. Yo. Yeah. Hello po, Ma'am Grace. Yeah, si Ma'am Grace Amanda is watching. Hello, Ma'am Grace. And Brother Josiah, good Hello, evening. Makabaka yung Ladies Sister Conference. Grace. First time to, sir. First ever to, Ladies Conference. First ever natin. First ever. Yes, sir. Magdadala dito na mga... Ibig sabihin pa lang yun. Dapat pala makaattend tayo kasi first ever yun. Yes, ay, sa babae, sir. Sa babae. Dapat umattend tayo, sis. Hindi, pero... Eh, siyempre, alam mo, may dyan lang yan. Pero pagdating sa gabi, hindi pa pwedeng wala tayo doon, sir. Yeah. Pero kasi, sir, yung gabi nung kasi, tsaka Wednesday yun. Tsaka one day lang naman yan, eh. Yung kinagabihan yan, regular service. Regular kaya kasama service. Na yung mga lalaki. Kasi Miyerkules. Oh. Yes, sir, kasi Miyerkules yan. Kaya, nandiyan dyan yung mga celebration. Nandiyan na si Miyerkules sa Miyerkules. Sigurado yan. Hindi pa pwede na, no, mawala yun. Sir Conrad, magkakainan na naman yan. Ano ba, sir? Fellowship nila, grupo nila sa Central East. Wala pa. By the way, ang tabayan na natin, sir, meron na naman na magpipresent sa Sunday. Yeah, Manila West. Family presentation. Manila West. Yeah, Manila West. Sila, Sir Rafi. At sa palagay ko, by next year, ang November 1, meron uli yan. Ay, meron. So every November every 1, year na talaga ang Ladies Fellowship. Yes, Ladies for Christ. Yes, sir. Conference. Sinabi na ni Owen, yearly na to. Wow. Nagkaroon ng opportunity sa mga babae, no, sir? Yeah, tsaka, pero sabi nga ni Pastor, sir, baka nakakalungkot nito. Kaya shoutout sa mga kalalakihan niya. Yeah. Nakakalungkot nito. Baka sa susunod na November 1, sila pa ang unang mag-conference lang ganyan sa Ramos. Oh! Tapos ang fathers, wala. Tapos tayo, men for Christ. Wala. Dito lang tayo. Ano ba naman yan? Sistema yan. Baka magpalagay nyo ng children's for Christ niyan. Alam mo, ang kailangan ng malalaki dyan yung sinasabi ni Pastor Dexter, eh. Yeah, dyan. Nasaan? Yan! Kaya ako. Yan! Palatan mo. Yan sabi, Jesus, kung wala ka. Kapihan natin yan. Ay, totoo. Nasaan kaya ang mga fathers at mga ushers? Good point, sir. Kung wala si Jesus. Yan. Ay, nasa Tagayan. Kaya, so, Tagayan naman, kapi naman yan. Yan. Totoo yan, sir. Totoo yan. For Christ. Ang pinakamaganda dyan, eh, talagang dapat eh, tayo magiging beautiful. Illustrate, mga grano, magpakita sa kanila na tayo yung pinakaunang excited. Yeah. Yan. Kahit di tayo kasali. Kasi mamuna tayo, August tayo eh. August. Ang layo ng November. Pero sa...
Tiyo ko talaga madami talaga ito. Oo. Para mabubulo, kahit third floor sir, meron eh. Oo, kasi yung listahan. Pagbutasin natin yung taas. Nakita ko pala sa listahan ng area eh. Dami na eh. Hindi sigurado ko sir, maingay itong conference na ito sir. Siguro yung sa amin. Maingay ito. Siguro babae. Daktakan. Pagkatapos ng fellowship. Baka nga guys, pag ganyan ang nangyari. Wala namang speaker na babae. Yeah, wala. Tahimik. Observe and learn in silence. Pag pinapagalitan din. Oo. Maganda sir, mga topic dito eh. Keeping the spirit ba yun? May sinabi si Pastor eh. Isa sa pinaka-interesting topic dito sir, keeping the purity. Yun. Tama. Puridad. Yeah. Puridad. Parang pangalan ng babae yun. Sinanay Puridad. Ano ang tagalan ng purity? Si Puring. Si Tita Puring. Ano ang tagalan ng purity? Kalinisan? Hindi. Yan yung asaro yung i-define. Papaliwanag yung purity. Para makikinig ata ako dun mag-ano ako mag-cooperate ako dun. Hindi. Kaya mo na. Wala ka na lamang gano'n. Yeah. Di na nila kailangan ng mic niyan sir. Sabi di ano. Solid talaga boses. O, ano mo sir? Sir, sabi ni Sir Josiah, solid talaga boses sir Roy. Lalalariw ang aking kaligtasan. At ang pagiging, at ang pagiging tapat ng Panginoon sa buhay ko. Sabi ni Sir Marvin, oh wow. Oy, Ma'am Ging. Wow, si nanonood sir. Ma'am Ging. Nasa US. Hello po. Hello po sa inyo. Good evening. Good evening. Genesis. Good evening din. Yeah. Amen. Nandito, of course. Nandito na si Ma'am Ging. Hello, babe. Ma'am Genesis, good evening. Yan, dito na rin si Ma'am Genesis. Yan, legit na kabaka yan, sir. Actually, si Ma'am Genesis, sir, nagpapadala yan dito, sir. Abang ang mayami, magpapadala. Pag nagalit yan, sir. Magpapadala. Iba yan, sir. Pagka, lalo pa pagkasama yung shoutout kay Sir Ryan. Alam ko magkasama sila. Ay, lalo na, sir. Actually, sir, may gusto ko i-discuss sa atin. May diniscuss sa akin si Sir Ryan, yung asawa niya na pwedeng pag-iregalo kay Pastor. Yun. Ay, oo. Maganda, bulong mo lang kasi baka may makikinig. Baka marinig. Baka marinig nila, sir. Naano, sir? Bulong mo nga dito, sir. Bulong mo lang. Baka marinig nila, eh. Yeah, pero, yun know, nga. tsaka may maruya tayo, sir. Ha? Ay, oo. Tsaka matigas din, sir. may maruya yun, oo. Oh. Oh. Uy, sir. Kuya maruya. Yan. Tikman natin. Yan. Kung gaano kalamba. Sa'yo. Yeah, pero yeah, exciting talaga to. Itong ano natin, itong Ladies Perk Rise. Kaya di ako sali sir, excited na ako eh. Hindi, totoo yan. Kasi tayo rin mag-encourage sa area eh. Yeah, sa lahat. Tama sir, tama. The first ever. Yes sir, walang Facebook Live yun. Yung mga sessions sa umaga sir, wala. Service yun na lang. Pero may Google Meet. So, halimbawa, sir, meron kayo, sir. May malayo. Mga pinapasahan kayo ng mga kababaihan sa links. Trabaho nyo. Tama yun. Yun, pwede, sir, yun. Papasahan ko na lang kayo ng link dyan. Bato nyo lang sa kanila. Makaka mga team mo, sir, yan, sa ano? Maganda yan. Maganda, sir. Oh, sir. Kasi sa wives, si Pastor Hill ang magtuturo sa mga asawa. Sa mga asawa babae, siya ang magdi-discuss. Sa mga young people, mga, sa mga young, singles. Sa team focus, ako, sir. Okay. Tapos sa team preparation, si Pastor Louis at si Pastor RJ. So, ganun din ang hatian ng mga... Ganun, sir. Ganun po. Opo. Sessions. Opo. Pero yung sa team focus, talagang sinabi ni Pastor, 15 up. 15 up. Okay. 15 up tayo. Kaya mga kabaka, invite nyo na yung mga nanay ninyo, mga yung 13 pababa sa akin kayo, ha? Walang programa gano'n. Wala bang gano'n? Wala tayong juniors. Mapagalita tayo ni Pastor. Alam mo, malaking bagay yan, sapagkat tayo mismo ay makikinabang rin dyan. Yung totoo yan. Sapagkat yung mga asawa natin, or mga maging asawa ninyo. Yun! Totoo. Team prep. Team focus. Oo. Totoo yan. Kung baga sir, kasi katulad na turo nyo kanina sa team, ano, sa team prep. Di ba sir, yung naririnig nila yon, ang implikasyon nun, para hindi na sila dumating sa ganung issue. Yeah. Generation by generation. Diba? Kaya ito, ito to yan, sinabi ni Pastor, generation by generation tayo. Yeah, eh. Kaya ang galing sa Panginoon. Hindi, actually, ito sir Roy, sinasabi ko palagi dito, hindi natin to sinasabi para magmalaki sa ibang simbahan. Pero ito sa ating CSI family, we're so blessed that God is giving that wisdom through our pastor. Alam, sabi ko nga sir, di ba, alam na Diyos kung kanino niya ipagkakatiwala yun eh. Diba? And we are so blessed. Kaya huwag natin balit-litin ito, mga kabaka. Kasi blessed tayo na sa simbahan natin pinagkatiwala ng Diyos. Sa dinami-daming Baptist churches sa mundo, tsaka simbahan natin isa sa pinagkatiwala. Yeah. Eh, internationally nga, sir. Kayo naman success, diba? Internationally nga. Tsaka sa church history, sila sir, sa mga diba, sinasabi ni Pastor. Sa church history, wala pang nangyayaring ganito. Well, ito pa lang yung history na merong Ladies for Christ. Naalala ko nung araw, sir. Dati, wala pa ako. Dati, wala pa kayo. At ang kagandahan sa sinabi mo, Jao, yung pinakatiwala ng Panginoon kay Pastor, hindi niya sinasarili. Tama, sir. Tama. Lahat ng churches na nais matuto at makinig ay binibigay. Amen. Good point.
hindi tayo kagaya ng mga iba dyan. Ayoko naman magbanggit ng mga pangalan na etong katuruan amin lang ito. Hindi ganun si Pastor. Lalo na si ano, sir? Sila yun, tsaka si ano yun, hindi tayo nagpapangalan, sir, pero si ano, sir? Totoo yan, sir. Tama, sir. Totoo yan sinabi nyo na yan. Yeah, ang sinasabi niya, madamot. Kung ikaw ay pagpapalain ng Panginoon sa ganitong katuruan, pakinggan mo ito. Yeah. At kami ay pinagpapala sa ganitong katuruan. Kaya nga, sir, di ba, sinabi ni Owen, sa mga conference natin, mga kabaka, mapapansin nyo, di na tayo basta-basta nag-invite. Nasa CSI family lang. Pero pag may lalapit kay Pastor, like Tagadigos, yeah, lumapit sila, ay Pastor, willing to learn. Willing to learn, and willing, yun yung mga pinagtutuunan na, kasi ayaw ni Pastor na masasayang yung pinagkakatiwala ng Panginoon. Kaya, pagka may lumapit sa kanya na willing to learn that, isishare yun eh, Pastor. Diba, sir, no? Yaman na rin binanggit mo yan. Maganda na malaman ng ating mga kabaka ito na in the Philippine Baptist setting, wala pa, bibihira yeah, pa, sir, or wala pa tayo nakitang second generation na church. Ibig sabihin nun, may pastor, tapos umalis na o kinuha ng Panginoon, yung pumalis sa kanya. Wala pa tayo nakitang ganun na ganun kasigasig ang growth ng church nung may pumalit na. Yeah. And sa Philippine setting, madalas ang pinag-handoveran ng gawain, anak. Yeah. At sir, pabagsak. Pabulusok. 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 Bakit anak? Because sabi nga ni Pastor, eh hindi naman to property ng Lorena. Hindi ko property ito. Sa Panginoon ito. Ito tayo naniniwala ng hierarchy. Oh, God will put the person to be the pastor, to lead the church. That's right. So, hindi dapat yung outgoing pastor ang magsabi, ipapamana ko ito sa anak ko. Yeah. Mm. That's not actually the right word, sir. Hindi tama yung word na ipapamana talaga. Hindi dapat. Oo. Nakakakilabot yun. Oo. Kaya, sabi nga ni Pastor, kung titinan natin sa Philippine setting, lahat ng mga second generation na sumalo ng gawain, pabagsak. Totoo yan, sir. So, very sad. Kaya naisip ni Pastor na yung galing sa atin ng mga mission churches at mga organized churches, ay yun muna ay fellowship natin. Yeah. At yung kanyang katuruan na tinuturo sa atin, ituturo niya rin sa iba. Yeah. That's why every last Sunday, kasama natin sila online. Yeah. To yan. Kasi, napaka-importante kasi yung nga sinasabi ko, sir, pinapahalaga natin yung pinagkakatiwala. Hindi lagi tapon. Walang tapon. Kaya, mga para sa mga kabaka natin dyan, kapag ganyan yung usapan, kumbaga pagdating sa pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, tanggalingin nyo. Yakapin talaga natin. At saka huwag natin basta-bastain mula sa mga adults, sa ating mga adults, lalo na sa inyong mga young people. Tama. Lalo na sa mga young people. Sa totoo lang, sabi ko nga, sir, ibang laro dito sa atin. Kaya yung mga topics natin sa team prep, sa team focus, every doon sa Thy Will Be Done na ginagawa ko, sir, every Thursday, nahalo yung team focus at saka team prep. Yung mga topic natin, particularly, para talaga sa mga young people natin dito. It's because, alam nyo yun, lalo sa mga young people natin, iba, paano, alam na Diablo rin kung paano tayo atakihin eh. Oo naman. Kasi alam niya na yung iba, mapansin natin bakit hindi tayo ganun tirahin yung mga young people. No? Kasi, hindi ko ito sinasabi, sir, para ano ha, maybe, alam na Diablo, kumbaga sabi na Diablo eh, okay lang yan, pero we'll be dwelling together naman kami ng mga yun eh. Pero ito talaga ang kabangga ko eh. Ito kasi yung medyo magpapataob sa akin, kaya pagtutuunan talaga tayo ng Diablo, mga kabaka, na banggain at talagang guluhin, yanigin, lalo na sa inyong mga young people. Kaya sinasabi ko, kaya yun yung matindi, ganun tayo, grabe tayo mag-impose, di ba sir? Ganun natin binibigyang emphasis talaga. Tama yun. At dapat samantalain ng mga young people. Yes. Kasi yun yung sinabi mo kanina, sir. Yung susunod is the second generation eh. Yung pa sa isang pinipreserve natin eh. Because, sabi ko nga, sino ba yung mga kasama ni Pastor sa pulpit? Alam ba tayo, sir, ha? Kasama sa pulpit. Hindi naman natin sinasabi all throughout na dyan tayo eh. Diba? We're still praying na nakakita kami ng makakasabay din doon, makakapalit din sa amin from the team focus, from the team prep, from the team focus. Kaya, sabi ko nga sir, kaya minsan ito medyo nakwento ko na yata sa inyo sir eh. Pero ito alam to nila Sir Poche. Ito mga team focus natin kalalakihan sir, talagang binubomba ko to. Kasi sabi ko, gusto ko lilipat kayo sa team prep. Katulong kayo doon, nila Sir Roy, lahat. Hindi malabnaw. Yan yung sir, yung mga katulong. Kasi dapat, hindi na yung mga full-time leaders eh. As much as possible, narinig nyo kay Owa yan, sir. Sana hindi na yung mga area leader ang magiging leader pa sa young people group. Correct. Dapat, kayo naman. Yeah. You see, yun dapat yung ini-aim. Yun sabi ko, yun ang encouragement ko kasi may mga young people ako, sir, lilipat na sila dyan eh. Kaya yun ang pinagpipray ko na sabi ko, mahubog kayo pa lang dito sa team focus para pagdating doon, ang laking tulong nyo. Sa mga nasa malaking tulong yun kasi kung sa
generation pa lang na under sila sa Team Focus, at least nahubog na sila. Yeah, totoo yan. Pag nilipat sa amin, may alam na. Hindi yung bagong lipat sa amin na galing labas. Yeah. And dapat samantalain to kasi tayo noon, Jow, kami noon, wala kaming ganito. Oh, yes, sir. Eh, yung kapihan namin, pag-apat kami kasama si Pastor, okay na, larga na yan. Yes, sir. Pabiyahe na yung sakyan nun. Yeah, oo. Hika nga. Ngayon, ang dami ng pagkakataon sa mga kabataan. Yes, sir. Ang tanong, ano ang hinihintay nila? Yun. Ano bang puso mo, young man and young lady, sa buhay mo, pakuya-kuya-kuya ka na lang ba? Yeah, tsaka hindi na ba ganun lang buhay, sir? Hindi ganun buhay. Yes. Kailan ka ba magseryoso? Yun. Pag may problema ka na? Kung kailan ka na paiyak-iyak. Kung kailan ka paiyak-iyak, saka ka magsiro sa buhay. Sabihin ng Panginoon, eh, pambira, may problema ka na, saka ka lalapit sa akin. Yun. Yan yung sinasabi ni Pastor, sir, di ba? Eh, kaya minsan sinasabi ni Pastor yung prinsipyo, eh, kung sa simula, ayaw mo ko kasamahin, eh, huwag mo ko expect na kasama mo sa dulo. Huwag mo ko balikan, pag problema ka. Yeah, Kasi, sir, tsaka yung magiging problema naman natin, sir, mapa-adult, mapa-young people, ang solusyon lagi nasa pulpito, eh. Kung wala sa pulpito, nasa programa natin eh. Nandun doon, we cannot deny the truth, the fact. Kaya sabi ko nga, napakatindi. Yan, pinag-uusapan natin. Why, that's the prime of our church. Yung mga meron tayo dito. Kaya importante sa mga young people lalo, makinig sa preaching. Yun, totoo yan, sir. The more preaching you hear, the less advice you need from the pastor. Yes, sir. Yeah. Kasi lahat yun advice na yun. That's why si Brother Marvin, God bless you, Brother Marvin. Yeah. Nag-chat-chat in this oras yan sa kanila. Oh, sir. Iba yung oras nila. Ba't sumasabay yan sa atin? Oh, sir. Sapagkat alam niya, ito lang ang time na papakinggan ko si pastor. Yeah. Ay, yung mga kabataan pa na nandiritoral. Yeah. Kahit ito, sir, sila Ma'am Ging. Oh, diba? Sabi nga ni Ma'am Ging, sir, iba na rin kasi ang takbo ng pamumuhay ng mga kabataan. Malaking kaibahan kumpara sa mga mas naunang henerasyon. Totoo yan. Totoo yan, sir. At palabnaw na palabnaw ang prinsipyo, hindi lamang sa church, but even outside the church, sa ating sosyedad. Totoo yan, sir. So, ano ngayon ang manatili na magtuturo ng tamang prinsipyo sa kabataan? It must be the church of God. Yun na lang talaga. Yeah. Yun na lang talaga. Kaya lagi natin sinasabi yan, sir, sa pulpito, naririnig naman nila sa atin yan. Eh. Pagka sinasabi natin yan sa kanila, sir, eh, kaya, minsan lang kasi, nagiging passive. Yun yung sabi ko, sir, eh, dito, sa atin, sir, binanggit ko yan dito, sir, sa Baptist Lodge, eh. Hindi na sa atin, wala na sa atin yung positive and negative. Grabe ang job lumanlin lang sa atin, sir. Ang nangyayari, positive and passive. Kasi alam naman natin, hindi tayo magne-negative kasi alam natin tama eh. Kasi hindi tayo magne-negative sa tama. Ang nangyayari sa atin, nagiging passive dahil sa tama. Kaya nga, it's between passive and positive. Ganun na lang ang choices natin dito sa atin. P and P na lang. O, di ba? Tinuro na ang bag mo, letter initial. Oo, oh, sa'yo na. Letter. Ako yun. Josh, ilan po kay Ma'am Twink sa Villanueva? Yan. Konti taste na lang, darating na yung Sir Janus. Hello, Sir Ren. Sir Rene Morong and Sir Ryan. Ryan Maglasang. Yan. Good evening po sa inyo. Kaya, alam mo, sir, yung sinasabi nyo kanina, napakaganda ko, sinabi ni Pastor, di ba? The best counseling time is the preaching time. Yes. Yun talaga. The more preaching you have, the less counsel you need. Hindi mo na alam mapaschedule kay pastor at pastor may problema ako ganito. Yeah, ganito. Totoo yan, sir. The preaching itself is already sufficient. Yeah, totoo yan. Shout out kay Ma'am Julie kasi naalala ko siya, nag-uusap kami ni Ma'am Julie. Eh, isa yan sa mga sinabi niya. Eh. Nagbabalak na siya. May time na sinabi niya sa akin, nagbabalak siya kausapin si pastor. Sumakto yung preaching ni pastor. Yeah. Yung kinikwento niyo sa akin problema. Hindi na kailangan kausapin. Nasabi ni Presyo, eh, sabi ni Ma'am Julie, buti na lang talaga nag-bit si Pastor. Yun ang sinasabi natin. Na napakatindi nun. Kaya sabi ko, very striking yun eh. Kasi akalain nyo, lalo sa inyo mga young people, yun ang pinaka maigid dun sir na damaganda marinig natin. Kasi adult na yun. Alam mo mga young people na yan. Kasi makinig kayo mga young people. Alam na mga adults to eh. Mga husbands or wives, alam nyo na ito. But mga young people, makinig kayo. Huwag nyo nang asam-asamin. Huwag na kayong mangarap na masubukan nyo ang lahat ng pwede ibigay ng mundo bago kayo titiwala sa Panginoon. Bago nyo sabihin, totoo pala sinasabi ni Pastor. Yeah. Ngayon pa lang, paniwalaan nyo na. Tsaka sir, marami na, ito, narinig nyo na ng mga sir, oy. Tsaka nakakarinig na sila sir, doon sa mga naggalig doon sa sitwasyon na yun. Correct. Nakarinig na sila na hindi maganda, hindi masaya yun nandun sa ganun sitwasyon. Hindi maganda yung ganun karanasan. Kata na naman lang tayo. Dalawa na to. Di ba? Pakilista. Pakilista, makakabaka. Ano mo yung clip mo? Sinasabi ko eh. Di ba? Hindi maganda yung makakaranasan na yun.
kaya nga nagpapasalamat sila na nakasumbog sila dito. Kasi nung nasumbukan nila yung simbahan, napaayos sila. Eh kayo hindi nyo nakapagdadaanan, eh, gusto mong pagdaanan. Yung minsan sir, hindi ko talaga magets. Sir, nakakainis. Nakakainis na ba? Pakapat, pakapat. Hindi count it. Hindi ko lang talaga magets. Nakakabag-abag-abag. Mas maintindihan nila yan na dapat unais mong sumakay ng aeroplano. Yan. Umikot sa buong bansa. Pumunta na ibang bansa. Diba? Eh, pag sa gawain kasi ako, walang ganun eh. Subukan nyo lang. Subukan nyo lang. Dati-rati, nakikita ko, ang daming gusto magtrabaho, mag-aral ang maayos sa labas, magtrabaho para may sweldo, makabiyahe kahit saan. Eh, yung mga pastors na galing rito, sila ang pinapabiyahe ni pastor. Yeah. Yeah. Yung bagay ginagawang Quiapo. Yung Mindoro, yung Mindanao, Visayas, ginagawang normal na biyahe lang. Tarlas. Time will come. Magpapalala tayo sa ibang bansa. Taiwan, yeah. Vietnam, US. So, kung ano ang paningin mo sa gawain, pag maliit ang paningin mo, maliit din ang future mo doon. Yeah. Kung malaki ang tingin mo sa gawain, malaki ang kinabukasan mo sa gawain. Yeah. Yeah. Importante yan sa mga kabataan natin. I'm up. Yeah. Kasi, yun yung sinasabi ko, sir. Kasi, ang pinaka-importante talaga sa lahat, yung ano, yung makita nila yung pagpapala na, alam niyo, sir, napaka-ahead. Ahead ba? Kanina, binanggit nyo yun dyan sa team prep. Ewan ko kayo, si Sir Tonyo yung sobrang ahead, mali ka, walang puntos yun ha. Sobrang ahead na nila. Yeah. Kumbaga sa steps, kumbaga 3 times ahead na sila sa gagawin. Ito pala yung plano dyan. 3 steps na. Kumbaga advance na sila ng 3 steps bago pa sila. Kaya yun yung matinding blessing eh. Sabi dito ni ano ni hello Sir Toto. Yan, Joan Bisuelo. Hello sa inyo kayo. Yan, and Sir Edwin Manday. Sabi ni Ma'am King, lagi nating makikita ang pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga anak. Gagamit siya ng tao upang ang ating buhay. Okay, upang ang ating buhay or pamumuhay, laging ilalagay niya sa kaayusan. Dapat maging maagap tayo sa mga gawain na kung saan ang Panginoon ay may ginagawang pamamaraan upang di tayo ilagay sa compromising situation. Check. Tatlong check yan. Yes. Lagi niyang pinangungunahan. Lagi niyang pinangungunahan, tama ba? Ng mga taong makapagkakatiwalaan at may isasagawa ang kanyang plano. Plano. Check. Tama yun. Maganda yun. Totoo po yun. Yun talaga yun. Yun yung pinaka... Bottom line. English. Yan. Kasi sabi ko nga yung pinaka-pinupunto natin kanina, napaka-importante talaga nun. Kasi pag hindi nyo nakita talaga yan, I'm telling you young people, pag hindi nyo nakita yan, wala. Nag-aabang lang. Nag-aabang lang siya na sasabihin. Para may maiabang siya eh. Fellowship tayo eh. Pero sabi ko nga Sir Roy, di ba? Yung katulad yung, katulad tayo Sir, we're blessed kasi dito tayo naikasal eh. Sa yeah, church tayo naikasal eh, di ba? Bakit? Parang wala kang plano ah. Yeah, sana all. Parang naghahalangat ka na agad ah. Yeah, sana all. Dapat yun yung mga sana all lang yung people, sabi mo yun, di ba? Yeah. Yung sana all nila dapat yung pang-spiritual. Nakikinig. 7 points. Yeah, watching Sir here, dito, Rio de Janeiro, Brazil with my buddy. Oy, shout out sa'yo, sama. Nasa Brazil, sige Sir Toto. Good evening to. Good evening. Pakikumusta mo kay ano Silva, Anderson Silva. Yeah, nasa Brazil na siya. Kamusta mo na rin ako dyan? Dito, to sa Brazilian. Joke ba yun? Joke lang, baka nanulod si, Ate Delia. Yan, laging bisab-bisib, sabi ni Ma'am Gingo. Laging bisa-bisib lang ang heart natin para ma-bless tayo sa mga plano ng Panginoon. Check. Yeah. Napakabigat talaga yan, sir, sa vision talaga. Alam mo, yung maligtas tayo is the greatest blessing. Yeah. I consider the second greatest blessing nung ikaw ay naidagdag sa simbahan ng Panginoon. Napaptize ka sa isang Baptist Church. Sapagkat lahat ng blessings ng Panginoon, doon niya ibibigay sa'yo. Totoo yan, sir. Sa local church. Totoo yan, sir. Kasi, yan, Sir Antonio, yan. Mapo, nakauwi na yata eh. Sir Antonio, good evening. Yan. And, yan. Sir Roy, nandito pa si Roy, Primo. Naiwanan mo yata, Sir Tony. Wala. Hindi yata si Primo dala nyo. Yeah. Nakaalis na si Brother Tony, wala pa siya. Sir, ito nga. Ito, ma-break ko lang, sir, yung pinag-uusapan natin. Kasi pinacheck ko, sir, eh. Si Conrad, kung nandyan na. Sir, wala pa rin daw. Wala pa. Oras na yun. Ask ko, ha? Ask ko. Tsaka traffic. Binaha. Umikot siya, dumaan St. Luke's. Kasi baka yung shortcut eh.
Ang layo. Saka baka apektado siya ng gera sa Hamas. Umiwas siya sa ulan, palayo. Possible, sir. Umiwas sa ulan, palayo. Ingat ka, brother. Oh, by the way, ha, pag-pray natin, sir, yung pamilya ni, ano, sa mga, di, kamusta rin, sir, si, ano, si anak ni, Ni Shai. Ni Shai, si brother Shai, yan. Kasi, sundalo yun doon, eh. Actually, tatlong anak niya. Tatlo. Oh, nakandito ko. Sabi ni Ma'am Christy, oy! Eh di, kanina pa talaga namin ano eh. Kanina, sir, ba yung asawa mo? Itago namin dito. Sir Conrad, yeah. Sir, gabi-gabi naghahatid yan. Yo. Alam natin kung gaano katagal yung ano yan. Akala ko dalawang trip lang, parang naka-apat na trip na siya eh. Isang trip lang sila kasi kasama niya siya. Hindi talagang ina, kanina pa, kasi naman sabi mo kasi sa asawa mo, tara sir dito. O, sabi ni Ma'am Twix, mga YP, huwag magmadali para di magkamali. Oh, yo. Sabi niya, Jennifer, tama mo. Yan, o, di ba? Totoo yan. Magka-rhyme yun, ha? Oo, huwag magkamali para di magmadali. Tsaka yung tama ba, ma'am? Hindi, malayo. Tama ba, ma'am? Oo, di ko totoo yun. Kasi, Diyos nga, may step-by-step plan, eh. Di ba, sir? Yeah. May step-by-step plan. Pag nag-skip ka talaga ng plan, may na-miss ka na step, problema yun. Madadapa ka. Hindi, mali. Hindi ka madadapa kasi ito yung kakadapaan mo. Good. Oh, skip kayo, dadapa kayo. Pero pag may, kung bagay sinasabi natin, sir, huwag mong madalain ang proseso. Yeah. Huwag, kaya nga proseso. Pag nadali mo, hindi na proseso yun. Tama. Di ba? Tama. Nasa salita na eh. Word by word na yun eh. Ano yung gagalaw yung pa? Sigit ka lang. Kung ano lang sinisigit. Sabi nga, di ba, ni, ano, scripture interpret scripture. Oh. Parang na salita yun. Pag yung salita, hindi mo ginamit yung salita, magsalita ka na, Sir Jao. Hindi, pero totoo yun. Kasi matagal na natin yan sinasabi, sir. Eh. Huwag mong madaliin. Parang sa pag-workout yan, sir. Eh, di ba? Huwag mong madaliin. Proseso, step by step. Yung may iba, sir. O, tinan mo, napapahamak. Yung sa mga shoutout sa mga nagda-diet dyan. Yun. Lang ginagawa nila, gustong bumilis ang pagpapapayat. Mm. Anong ginawa kayo? Hospital, bakit sir? Sa labas yan. Kasi, bakit anong ginawa? Ano yun? Yung crash diet. Oh. Gustong gusto nila yung crash diet. Yan. Oman. Hindi yun, iba yun. Ay, diba? Yun. Yung crash diet, yung talagang, grabe, magtatanggal ang kain. Ayun, saan sila ngayon? Lupay-pay, hospital. Ang isa sabihin, sir? Pag pinamadali mo yung proseso, walang asenso. Oy, pambuyo! Oh, pwede. Ang ganda lang magkakachat mo, ha? Alam mo, di ko alam, ha? Oh. Sabi ni Ma'am Genesis, sumagot, kakamadali mo, nadali ka tuloy. Oy, tama. Yun. Oh, kasi maaari kang masagasaan ng rumaragasang. Sir Conor, kakamadali niya, nandila, ay ano. Oh, sabi ni Ma'am Twins, yung Laurena Tita, ito na po talaga ang Kirby Show. Akala ko yung kahapon. May sinasabi sa Ate Christy. Yeah. Ano sabi niya? Makapanganak na sa St. Luke's. Para magdali yung mga nurse doon. Makapanganak na daw sa St. Luke's. Sabi naman. Nako! Nako, sinasabi ko sa'yo. Huwag ka doon, mga anak! Pagman ako, ewan ko na lang. Sir Roy, bahala. Ano bakit naman kasi St. Luke's? Tama! Baka sa hospital, sir. Tama ba sa St. Luke's? Tama kayo si Sir Roy, tanoy natin. Tama kaya ang lugar para mga anak si Christie's St. Luke's? Husgahan mo, sir. Pwede. Para may pag-aalang. Para may pag-aalang yung sagot eh. Kasi... Kayo kasi masyado kayo nag-uusang iba nila Conrad. Yeah. Nagpapareserve siya doon eh. Para sa iba. Tama, sir. Nag-ano na siya doon eh. Naniligaw na siya sa mga ano para... Ba't naniligaw? Mura na yung gastos. Hindi sa mga lola doon. Mga lola. Hindi, para sinasabi. Nagpapareserve na siya. Nagpapareserve na. Early reservation kasi may mga discount. Tsaka yung mga nurse, sir, na mag-a-attend doon, talagang kilala ni Conrad. Weekly nga siya nagpapareserve doon, sir eh. Ay, tama, weekly. Weekly reservation? May ganun. Ewan ko pa kung ba't ganun. Oh, sabi ni Sir Marvin, Sir Cole, umuwi ka na. Bago pa mahuli ka lang. Kanina ko pa talaga inaalam. Check mo ulit. Check mo ulit. At tagal naman doon. Dalawa na sila ni Inner Nagatid eh. Oh. Yan. Mamaya mag-comment yun pero ano eh. Yan. Mahiwaga ang St. Luke's, Ma'am Christy. Kaya huwag ka doon mga nga. Sabi ni Ma'am Luis, mahiwaga daw. Sabi ni Ma'am Luis. Yun kasi ang pinakamalapit sa Baptist History na Hospital. Yeah. Tama. Yung mga Waldenses, mga Polisyan, St. Paul. Wala mga St. Paul na hospital na malapit. Wala. St. Luke's ang medyo malapit. Apostle, sir eh. Apostle, St. Luke. Tsaka sir, doctor si Luke. Doctor. Physician yun. Yeah, no. Sabi niya, sabi ni Chrissy, andito na siya, amoy St. Luke's.
Hoy, hoy, pupunta ko sa dito. Inahalap siya dito ni Sir Roy. Pupunta ka dito. Hoy, pupunta ka dito. Amuyin siya ni Sir Roy. At saka ihanda na yung ano. Eh, malay natin. Gusto ni Sir Roy sumubo. Hoy, tama. Amuyin sa intuos. Jelo, nasa na yun? Ihanda na yung ano natin dyan. Yung pagpapagdadala sa atin sa St. Luke's. Megus, Megus. Oh. Yeah. Hello, Mariel Tumanda. Yan, yan. This is si Mariel Tumanda. Nandiyan dyan na. Mariel, si Shobe. Yeah. Shobe. 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 Sister in law. Dito kanina yan. Dito yan. Yan, nandito kanina yan. Yan. Shobe, wag ka may ilang. Nandito si Nanay Hana. Ha? Nanay Hana Palmes. Para kantun lang yan. Para kantun lang yan. Oo. Oh. Yeah, yeah, yeah. Sino dito? Si, sige, Sir Roy. Ipilit niyo po. Maniniwala po ako sa ni Ma'am Christy. Parang naghihintay na lang to, Sir Roy, isang hudyat eh. Teka, sino maniniwala Christian? Na sino talaga. Sir. Tungol. Sino? Oh, tungol. Oh. Tungol, tungol, oh, tungol. Oo. Oh, oh. Oh. Malapit na siya makumbinsi. Yeah, malapit na siya. Kailigan yan eh, ikaw naman. Kabayan yan, kabayan. Sabi niya nasa Spain. Yeah, yeah, sabi ni ni Ma'am si Christy, oh, sister-in-law. Yeah. Siyempre. Siyempre, pag napangasawa siya ng kapatid ko, sister-in-law ko siya. Sister-in-law. Yeah. Sister-in-law. Yeah. Si para ba si Sam, tsaka si Maki, brother-in-law. Brother-in-law. Oh, yeah. Yun. Yeah. Yeah, pag kasi brother Conrad, brother-in-looks. Brother-in-looks. Ay, talaga. Oh, saka na kasi. Kanina ka ba kasi naman nandito dito eh. Yeah. Ano ba naman ito? Alam ni Sir Roy yung biyahe ng konang dito. Taga, Taga-askom yun si Sir Roy. Wala naman tayo sa askom kung wala sila dun eh. Pito na ang pamilya mo pagbalik pero mo dito. Pero alam mo, kulang lakad siya pagkatid. Kahit pala maglusok na sa bahay. Lakad pa yun ah. How much more Herkinit, di ba? Nakalusong na siya nun sa bahay. Sabi ko sa'yo, Conrad. Yeah. Pero, pito na pamilya na Conrad, sir, pagbalik niya dito. Pito na yung pamilya. Hindi, kaya ito nga, yung sasabi ko lang sa ano sa bawat isa, sa mga kabaka natin, pinag-uusapan natin kanina, sir, huwag na huwag yung ibis. Kasi isa sa mga prime natin dito is yung spiritual blessings. The prime of our church. Spiritual blessings. Laging siksikliglig at umaapaw. Totoo yan. Kaya ngayon, sir, makasiyahan natin, physically, financially, kung ano lang meron dyan, masaya tayo. Yeah. So, hindi big deal sa atin, hindi tayo naghahanap ng malaking blessing na Lord ganito. Yung malaking blessing hinahanap natin na magagamit sa gawain. Tama. Gawain ng Panginoon. Yun yung priority. Pero yung ano sir, yung mga pang-personal, masaya na tayo sa kung ano lang bigay ng Diyos. Kung ano meron. Yeah. Yeah. Oh. Yun lang tayo. Kasi, doon pa man eh, sabi ko nga, ako mismo sir, bata pa ako, saksin ko sa inyo. Kaya lang, masaya na tayo. Eh, sa Dinas nga, happy na tayo. Ang gagay, sir. Oh. Noong nakaraan, Wednesday, di ba? Yeah. Birthday ni Brother Vince. Nag-boodle pa ito. Sardinas lang, sir. Sardinas lang. Ano namin, sardinas. Tapos, yung ulam dito. Tsaka yung saging, sir, na inikutan natin. Oh, sardinas lang yun, di ba? May saging pala yun. Hindi, inubos ko. Sardinas lang, masaya na tayo. Sa mga maliliit na bagay, pang personal. Pero yun ang sinasabi ko. We convert everything. Yeah. We convert maganda everything. Maganda yan. Ituloy mo yan. We convert everything and you will the next thing. De, sabi ni Pastor nga, kaya masaya tayo sir sa ganun. Kasi, sabi ni Pastor, convert every situation to grow. Yeah. Tama. O, paris prinsipyo, kami ni Pastor. Prinsipyo ni Pastor. No, alam mo yung sinasabi na yung simpleng bagay, contento tayo, diyan ka pagpapalain ng Panginoon. Yes, sir. That's right. Kasi hindi ka umaalis at naghahanap sa labas. Yun. Kung ano meron sa gawain, yeah. Maging masaya ka doon at kontento ka doon, diyan ka pagpapalain ng Panginoon. Blessing, actually. Yeah, sabi ni Ma'am Genesis, true, huwag nang mangbudol. Tsaka, sir, the greatest blessings is our satisfaction in Christ. Yeah. Sabi nga dito ni Ma'am Christina, Blanca Trinidad. Oy! Yun. Mista. Yan. Sabi niya, ano na naman yung classmate Jones? Ano na naman yung pinagsasabi mo? Kahit yung mista mo, nagtawa na sa'yo. Pinaniniwala ka sa'yo, mista. Oh, mista. Ayun, sapurado pala na mista niya. Mista niya. Oh, mista niya, sir. Okay lang ba, sir? Okay. Malagay ko siya. Sa akin, okay na. Huwag ka ba? Maal pa pull out bigla ni sir. Okay. Oh, di ba? Para di ako worthy. Kailan ba? Bakit may parang pa? Sir, dalawang taon na ako, di ba ako worthy? Yeah. Ito na nga, ito, sir. Ito na pinakamaganda. Oh. Yung hinahanap natin, dumating na. Ay, tatawin na to, sir. Naglakad lang kasi. Sir, naglakad lang. Naglakad lang. Amoyin natin ito. Ito na, sir. Baka ano na eh. Let's welcome, mga kapatid. Let's welcome. Yun.
Conrad Ray the Nurse Tungol. Oh! Yan, dito ka, dito ka, dito ka. Dito ka kasi, anyway, dito ka. Dito ka, dito ka sa mga bahay. Isang mic. Yan. dito ka. Nurse ka naman, alam mo kung paano ano yan. Dito ka na. Alam mo kung anong gamot dyan. Yan. Huya. Yan, kita mo naman sir, ha? Nakaputi. Nakaputi. Oo, oh, yan. O, gamitin mo. Sige, malakas loob mo. Kumusta ang biyahe natin, brother? Si Marvin, hinahanap ka niya. Yeah. Sir Marvin, alam niya. Nagkakagulo niya. Ayan na. Ayan na. Teka lang, sabi ni Christy, sir. Asawa niya. Sabi niya, ayan na, smell the goodness of St. Luke's. Ayan, nakukuha na natin. Sumagot si Sir Marvin. Ayan. Fresh from St. Luke's. Yun. Ang dami na. Yun. Eh, siyempre, hinahanda mo lang yung kami ng anak mo. Ipapareserve ka ng kwarto. Pero sir, bakit linggo-linggo? Uy, grabe naman yun. Sabi ni Ma'am Jenny si sir, beans galing ng St. Luke's. Pag nakaputi daw sir, beans galing ng St. Luke's. Pag-doktor sir eh. Oo, di ba sir? Oo. Yan. Oh, mga duty sa St. Luke's. Bati ka muna sa mga naga St. Luke's. Ay, sa taga St. Luke's. Mga kabaka natin dyan. Binabati ko lahat dyan ng mga taga St. Luke's. Ay, mga taga St. Luke's. Yan. Mga kabaka, hello po. Good evening po sa inyo. Sabi ni Poblesi, naka-white pa siya sakto. Ay, sinasabi dito si Samantha, Sir Joko, tapos na po ba ang taping? Yun. Area mo to. Yan, sabi ni Ma'am Noyce, mukhang na-stranded sa St. Luke si Sir Conrad, kaya na-late sa DCS. yun, tama yun. Yeah. Traffic, sir. Grabe talaga. Oh, yun. Pero kanina pa nandito siya. Ano, sir? Yung sa St. Luke's. Akala ko eh. Munti ka na siya mo. Pero nandito na kanina pa si Sir Renner. Hoy! Eh, kasabay lang kami. Yeah. Magkasabay lang kayo. No, nasa iyo. Grabe. Oh, ito ha, sabi ni Ma'am Genesis, maganda sabi ni Ma'am Genesis. Sa Taguig Bateros Hospital po, may mga taga St. Luke's. Ito na. May sinasabi. Oh. Sa Ate Christy. Ayan na. Hindi na po Chloe name ng baby. Lucy na lang. Bakit? Nakasulat ha, Lucy na lang. Bakit Lucy na lang? Bakit naman Lucy? Oh, Tito Con, sabi ni Bobeo, nagpunta ka nga lang sa St. Luke's tapos si Tina Christy. Kasama namin dito. Oh, di ba? Kasi babae. Oh. Kung lalaki, Luke. Ah. Babae, Lucy. Kaya Lucy. So, okay lang yan. Okay lang naman. Malalim. Yeah, malalim. Akala ko naman, sir, ang in-expect ko naman, kundi na Chloe, kasi maganda yung kay Chloe, sir. Eh. Sinon sa aming sabihin ng Chloe. Yeah. Oh. Okay, pero kundi naman Chloe, iniisip ko, baka gusto mo, sir, yung trail of blood. Mga, ano ba, sir? Pwede. Oo, di ba? Yung mga, may pambapay, may pambapay. Ano. Donatis. Trail of blood naman yan. Wala yung notes ko. Belzebub. Babae naman ni Delcy Boom. Wala sa trail of blood yun. Wala sa trail of blood yun. Pero ang nakakatawa kay Ate Christy, sir, talagang tanggap niya na. Yeah. Na ano? Nagbigay siya na nagbigay ng pangalan. Doon siya mga anak. Oo. Tama. Sabi nga ni Ma'am Ging, maging submissive. Yeah, sabi niya. Kanina ka ba kasi wala dito eh. Saan ka ba na traffic? Sa Ascom. Alam ni Sir Roy, ginawa mo, naglakad ka daw eh. Sabi ni Sir Roy, kasi kung Ascom daw, naglakad ka, uwi ka daw. Ang tindi. Yeah. Totoo ba, sir, na matraffic sa Ascom? Pag matraffic ka sa Bayani Road o sa Lawton Avenue, umikot ka. Saan? Umiwas sa traffic. Saan? Nakadulo ng Lawton. Ay, bayan, layo. Ang layo ng ikot doon. 22nd Avenue yun. 22nd Avenue. 22nd Avenue. Pwede lang kung ano sa, kumanan sa Bayani Road. Yeah, kung traffic doon. Matraffic pa rin. Dumiretso ka. Dumiretso ka rin. Hanggang 32nd. Yeah, 22nd Avenue talaga. Ah, pwede lang lumiko sa Bayani Road. Eh, bakit doon ka pa rin dumaan? Yun na nga eh. Alam mo, totoo yung sinabi mo daw eh. Yeah. Sige, basahin mo, Ayan, sabi sir, ang alam ko, hindi pa natatraffic ang Ascom. Yan. Madilim lang po. Pag dito, alam na. Ayun. Ma'am Jen, taga-Ascom of Genesis. Taga-Ascom. Yan. Yes, matagal na. Araw-arawin nyo ba naman? Tanggap niya na daw, sir, kasi araw-arawin. Everyday. Oh, yeah. Sir, kung tuloy mo yung sinasabi mo kanina. Sabi mo kanina na
pag ganitong araw at sa bahay lang kayo, bago kayo matulog, mag-tune in kayo. Yeah! Yeah. Yeah. Tama, 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 tama. Ito pala sir, nakalimutan ko rin. Gusto ko rin itong i-share sa mga kabaka natin dyan. Kasi minsan sinasabi, alam, aminin naman natin na nabibis nyo. May marami kayong mga, alimbawa, nabibis yung mga programs kasi nagtatrabaho eh. Yeah. Diba? Instead na mag-scroll back kayo kagad na sa YouTube, naghahanap kayo, balikan nyo yung programa natin. Yung, yeah. Diba? Eh sabi ko nga eh, impormasyong pagkalusugan, pagka binalikan mo na lang sir, physically, dami na naman papasok sa'yo. O, yeah. Dami na naman papasok sa'yo ng mga makakatulong para, you know, makakaiwas ka na sa mga physically problema natin, yeah. Physically. Pre-consultation na. Yeah. May pre-consultation ka ba dito? May yeah. Menu? Wow. O, sir. Oh. Eh, kung gusto mo ba, talagang may katulong na ano, talaga, recommendation, Saka yeah. Fresh from St. Luke's yung mga ano yeah. Nito. Ito, ang ganda ng usapan. Eh. Ang ganda ng usapan. Binabalik-balik mo pa dun eh, ha? Pero minsan kasi, minsan yung mga kabataan natin, sa kalagayan nila nga na member ng church, then may mga itong programa, they take it for granted. Yeah. Yeah. Pero para hindi mo ma-take for granted, i-compare mo kaya muna ang buhay mo ngayon at nung hindi ka pa naligtas o nasa labas ka pa. Yeah. Magandang buhay mo. Totoo, magandang salamin totoo yun. So don't take this for granted. Sapagkat ang buhay mo noon, sabi nga uli ni Pastor Dexter, di ba? Yeah. Naglalaro sa hangin. Ay! Yan, yan. Ang buhay, buhay. Ko. Totoo yeah. Yan. Di alam. Kung yeah. Saan ang tungo. Kape, kape, kape. Yan! Yeah, 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 yeah. Hindi alam kung saan ang tungo. Yeah, tama. Tama. Sir, alam mo. Maliligaw. Ay, imbis na pupunta na ng church, sir. Umiikot pa, sir. Maliligaw. Hindi alam yung tungo. Yan, yan, yan. Ano, ano, ano? Kung di alam kung saan yung tungo, maliligaw. Kuso kung maliligaw? Ka, sir. Kung maliligaw? Maliligaw ka. Ay, si St. Luke's. Nung nasa labas pa. Yeah. Hindi alam kung saan ang tungo. Yeah. Yun. So, ibig sabihin, sir, ngayon nasa loob na siya, sir. Yung nasa loob. Bakit yung nasa loob? Hindi pa rin alam kung saan ang tungo. Ibig sabihin, sir, ngayon nasa loob na siya. Alam niya na talaga yun. Sinadya niya. Kaya nga yung ability niya tungol eh. Kasi hindi alam kung saan yung tungo. Pwede, pwede, pwede. Tungo na may ungol. Ay, tungol. Ba't may ungol? Hindi. Sabi ni, sir, sabi ni Sir Maru, Wang, mista, ano masasabi mo bukod sa'ya? Bukod puro yan. Kaya pala, sabi ni Christy, tungol. Kaya pala, kahit pastor natin, sa St. Luke's mo talaga dinadala, Dad Conrad tungol. Sumasakay ka pa rin. May masamang intention ka rin pala. Sumasakay ka mamaya. Hindi, sir, hindi, ano lang talaga, sabi nga ni Sir Roy kasi, malapit kasi sa Baptist, ano yan. Yeah. Tama. Nasa Bible natin yan. Si yeah. St. Luke's, history yan eh. Position yun eh. Yeah. Oo. Oh. Tsaka si Sir Roy, doon ano pa ba general check-up? No, no. Oh. Proven na yan eh. Proven. Kaya natanggap na ni Abby. Stated doon si Ma'am Lerma. Correct, correct, correct. Doon na lockdown si pastor. Oh, di ba? Kasi kayo naman, huwag yung bigyan ng kulay. Sino kasama ni pastor? Noong huling nagpa-check up si pastor. Yan, yan. Yan, yan, yung sumakit. Di ba? Yan, yan, yan. Nagkasakit. Doon siya nagpa-check up. Oh, kasi, no. May naabutan siya doon. Yan, yan. Ayan, yan. Sino naabutan niya? Nagpa-check up ba yun? O may sinicheck up doon? Si pastor doon nagpa-check up siya doon. May kasamang naka-make up. Sabi, marami, sabi kasi ni, sumagot sir si, ano, Sir Ivan kay Ma'am Christie, marami kasing pasyente doon, ma'am. Yun. Yeah, man. Oo nga, sabi niya, oo nga, nagpapa-admit din siya noong zero ang platelet niya. Sa St. Luke's oh, din. Oo, oy. Siguro pinasero niya talaga platelets niya noon. Oh, hello, Ma'am Queenie May Portem. Yan. Kaya nga, sabi ni, Christie, sir. Oo, oh, sabi niya, kaya nga, St. Luke's din, nakaalam ng sakit noon ni Sir Cod. Kaya thankful ako sa St. Luke's. Char! Sir, ang sakit naman niya doon, hindi naman sa mga platelet sa dugo eh. Ay. Irregular heartbeat. Ay, kaya naman. Yung pinakasakit. Medical term pa naman yun, di ba? Sir, si Ate Chris na kilala ko. Oh. Bihira ito may exclamation point. Ay, oh. Yeah, tama. Eh, di may char naman eh. Pag may char na kayo, gamit mo doon ako ito pinan. Tapos exclamation point ako, sinasabi ko sa'yo. Ay, plastic na gamit mo doon. Nasabi ko siya, tatawa-tawa lang yan. Oo, oh, hindi, pero kasi, sir. Exclamation point, char. Char, oh. Char lang, wala lang. Char hindi mahaba, char. Oh, yeah. Yeah. Tama. Char. Pero parang kinakabahan ka, brother eh. Oh. Pero alam ko ibig sabihin ng exclamation. Sabi ni Christy Tumol, Sir Roy, bakit naman ganun? Puro mga bigay. Sinabihan ako na naka-exclamation point. Yan. Ito naman si Sir Ivan, matindi rin. Sabi ba naman, ginawa ba naman BDO yung St. Luke's? BDO yun, Sir Ivan. Sabi yun, sa St. Luke's, we find ways.
Parang puntahan ng lahat ng naliligaw to. Grabe naman kayo. Ibabalik natin dun sa ano kanina. Oh, yeah, yeah. Balik muna yeah, natin, yeah, sir. Yeah, yeah. Balik natin sa... Sunod yes, natin, sir. Yes, baka sunod na yung chat sa akin ni Christy. Bro, meron ka bang maleta dyan para sa gano'n? Di na kasha. Ang sinabi ko kasi, sabi ni Pastor Dexter, di alam kung saan ang tungo. Yeah. Yun. Yeah. Ito na. Ikaw naman, ginawa mong tungol na letter L so, sa dulo eh. Di ba pala yun? Oo. Oh, oh. Kaya kung ihambing natin ang buhay natin ngayon na nasa loob tayo ng kawain. Yan. Tingnan natin muna mga young people, mga kabataan, mga members ng Team Focus. Ano ka ba dati? Yan. Yeah. Anong direction ng buhay mo? Before. Pangit, di ba? Wala. Ngayon nasa loob ka, maganda kalagayan mo rito. Yeah. Dito ka maghanap ng tamang direction mo. Yeah. May pattern na, sir. May pattern may na. May pattern na. Ang galing ko. Ang galing mo, may pattern na. Sir, sir, pero alam mo, sir, pero isa rin, sir. Kasi minsan, baka sabihin nila na minsan gawin nila sa pang sa ano tawag na to, defense mechanism ba? Meron naman direksyon. Kasi nagpaplano sila sir eh. Pero yun na sinasabi ko, may direksyon. Pero yung direksyon ba na pinlano mo, aprobado ng Diyos. Yo. Correct. Yeah. Yon. Kasi maaari pwede. O sige, sabihin natin, may direksyon nga. May pupuntahan niya yung buhay. Pero ang tanong, yun kaya yung gustong papuntahan sa'yo ng Diyos. Ika nga, merong daan na tila tama sa tao. Yeah, yeah, parang ngunit tama. Ngunit ang kahantungan nun ay Mall of Asia. Yeah! Iba yun. Buti na lang, mga layo. Iba, Mall of Asia. Diba? Buti, hindi siya. Akala mo tama ang patutunguhan. Yan. Smith Wright. Yun. Yun. Smith Wright. Yeah, yan. But the end of rope are the ways of death. Yeah! Yeah, check po si Roy, sabi ni Ma'am Christy Tungol. Oh. Sabi niya, may tamang direksyon na, sa ibang direksyon, pa din dumadaan, lalo na yung young people. Ay, nako. Yeah. Kaya nga pinapunta ko, tila tama, ngunit ang dulo ay Mall of Asia, hindi St. Luke's. Yeah, 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 yeah. At least malayo sa Roy. Pero alam ko yung Mall of Asia, merong St. Luke's sa loob yun eh. Wala. Yun. Yeah, tama. Sa tao na hindi alam yung dulo o sa Diyos na nakakaalam ng dulo. Yun. Pero ang kabataan kasi ngayon, gusto mong masubukan na ikaw ang nagpaplano ng buhay mo. Puro sila exploration. Yun talaga. Puro, mga ano sir, maraming Dora the Explorer. Dora the Explorer, scientist. Mga gusto exploration muna. Alam mo, bago kayo mapahamak young people, sumunod na kayo. Yun. Kasi ang kahantungan niyang death ng Greek word nun is Lucas. Lucas ang Greek word. Lucas. Ah, ganun? Greek word niya, Lucas. But the end thereof are the ways of death. Bakit naman death tapos but Lucas? Inyong Greek word niya, Lucas. Sir, pag tayo-tayo lang, masama. Tapos mo na. Huwag ka ganun. Iba dating sa amin. Greek word ng death, Lucas. Separation and death na naman yun eh. Magkahiwala yung Lucas. Sir, medyo nabalikaw na sariwa. Kaya pala death, separation. Kasi Luke. Yun. Oo, di ba? Separation din ng family yun eh. Saint Luke na naman yung separation daw lalabas din ng family yun. Alin, Lucas na naman, Luke! Pag ang English na Lucas, Luke. Maganda-ganda na naman pinag-uusapan natin eh. Yeah. So, ibig sabihin, parang, ba't napunta naman tayo sa Luke? Huwag mo kasing bigyan ng ibang kahulugan. Yung sinabi natin kanina na mga young people, ang gusto nila, sila ang dumidiskarte sa buhay nila. Yeah. Merong sarili. May sariling diskarte. And yet, pag sinasabihan mo, ayaw makinig. Yeah. Pero pag may problema, babalik sa'yo. Ngayon pa lang, may pastor ka, may area leader ka, ay makinig ka. Yes. At sigurado, walang kapahamakan doon. Yan. Totoo yan, sir. Kasi alam mo, sir, minsan, actually, ako, admittedly, ano ako, sir, yan ang pagiging emotional ko, sir. Kasi, napipikon ako, sir. Napipikon ako. Kasi alam mo yun, kasi napipikon ako na dyan ako nagiging emotional kasi pikunin ba? Napipikon ako in a way na sinabi na kasi huwag eh. Pinilit mo. Paulit-ulit, sir. Tapos iiyak ka. Yeah. Di ba? Parang, ano sir, parang bang, ano ba yun? Kinausap ka, kinausap na tayo, sinabi na ganito, ginawa mo, uiyak ka, babalik ka, magmamaka. Ang dami mo ulit gagawin proseso. So parang, alam mo yun, wala ka sana sa ganyang sitwasyon. Yeah. Kung nakinig ka. Yeah. Di ba? So ano mangyari sa buhay mo? Imbis na ang buong potential mo sa buhay mo, maaramarating mo, limitado ka. Yeah. Kasi nag-umpisa ka na may excess baggage. That's right. Yun. Sabi nga ni Ma'am Christine, naisip ko lang po, yan, pagsamahin ang prinsipyong naituro sa atin, wrong attitude leads to wrong direction.
So let us hear One Direction. Ay, iba palang One Direction. Oy, iba yung One Direction. Banda yun eh. One Direction. Pero to, tama yung sinabi niya. Wrong attitude leads to wrong direction. Totoo naman yun. So yeah. Ibig sabihin, pag naligaw ka talaga, bunga yun ng wrong attitude. Yeah. Kasi wrong direction yun. Yes, totoo yan. Oo. Wala ko kung ano naman si Sigit. Yeah. Di na. Yeah. Sampalin. Hindi pasok na naligaw. Sabi ni Christy, sampalin ng chinelas pa ilalim. Sinasabi ko sa'yo, Conrad eh. Sampalin mo puro pa. May One Direction. Oh, ito, sabi ni Sir Ayman. Tama, sir. Iiyak, iiyak ka. Didibdibin mo ang sakit. Tapos, di ka makahinga. Kaya, yun. Saint Luxan punta mo kasi di ka nakinig. Saint Luxan punta mo kasi di ka nakinig. Pati ba naman sa conversation? Sabi nga, sir, ni Sir Toto, mahirap pag wala sa direksyon. Parang barko yan. Mababangga ka, kapatid. Toto yan. Yeah. Kaya pag nabangga ka, nadidisgrasya ka, kailangan mo ng hospital. Yeah. Gagamit ka na ngayon ng gagamit ka na ngayon ng anchor. Yan, yan. Yeah. Oh. Anchor. Anchor ni mo. Anchor ni mo. Yeah, wow, magic. Ay, One Direction pala yan. Di, One Direction yun. Yeah. Di yun. Iba yun. Di ba? Balik naman tayo sa sinasabi ni Pastor Dexter. Yan. Sumasabay sa agos. Yeah. Yan. 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 Barko eh. Nabanggit yung barko. Yan. Ang mundong ito. Anong kahantungan? Ako'y gulong-gulong. Yeah. Yun. Grabe pala yung kanta nila din. Alam mo, sir, dito to yan. Kaya gustong-gusto ko yung mga Tagalog na yun, Pastor. Ang lalalim eh. May mensahe kasi kagad eh. Para sa atin. Yes. Kasi alam mo, totoo yun eh. Alam mo, young people, minsan naikisabay lang kayo sa pagkanta. Pero tingnan nyo, pag sumabay talaga kayo sa agos, ang gulo talaga, sir. Ang gulo ng buhay mo. Kasi that, yun yung sinasabi namin sa young people, sir, di ba? Parang ang children na toss to and fro. Yes. Dadaling ka dito, dadaling ka dito. Kung sa lahip ng hangin, doon ka lang. Yes, sir. Kung, yun yung sinasabi na, kung ano yung agos, doon ka. Doon ka. Kung ano yung tag, ilagay natin sa pasalita ng mundo ngayon. Kung ano yung trending, yun ka. Doon ka. Doon ka. Di ba, sir? O, trending dito, ganito. Trending sa ganito. Eh, sa totoo lang, sir, yun nga. May pinabasa ako minsan kay Pastor. Meron akong na-follow sa Facebook na ano eh. Mga batang 90s. Yung sa panahon namin, sir, na panahon na natin yun eh. Wala ka pa, di ko ka makisama sa amin, late ka na pinanganak. Di pinapakita kasi nasa amin yung transition, sir, di ba? Noong nabutan namin yung kastriktuhan ng panahon nyo. Correct. At saka nakita namin yung pagbago ng panahon nyo yun. Oo. Social media. Yes, sir. Parang sa amin na sa amin eh. Nasa gitna kayo. Nasa gitna kami. Kaya sabi ko, pinapakita na, noon pinapakita na ang saya ng buhay ng kabataan no, na nagpapatid tero lang. Tumbang preso lang. Akit lang sa bakod. Akit sa puno. Alatris. Kwentuhan lang. No? Bayabas. Kuha lang ng mga bangga. Ganun. Pero, test na minapakita doon sa picture, sir. Nagkwentuhan lang sa may ilalim ng puno. Tapos kinumpara, sir, isang picture. Ano kabataan yun? Magkakaibigan, sir, pero walang kwentuhan. Lahat nasa cellphone. Yun. Yeah. Di ba? Ang layo. Kumbaga, pinakikita doon, sir, na talagang mapalad pa kami. Yung generation namin na naabutan namin yun. Yeah. Kasi kaya mga maganda nga sir ginagawa natin sa balikatan, nakitang-kita natin cellphone. Yun eh. Wala talaga cellphone yeah. Eh. Yeah. Wala talaga silang cellphone. No? Tinanggal talaga namin, kitang-kita namin. Late matulog, dahil may ginagawa pa sila, nag-asikaso sila. Pero pag gising, ang aliwala sa mukha. Iba yung ngiti. Iba? Ito, leader to sir. Hindi pagod. Yeah. Ang tawa, na buwelo, talaga ang sigla nila. Yung sigla sir na alam mo walang kumuhang lakas ng radiation. Tsaka mas nakakapag-isip sila ng tama, sir. Yeah, totoo yun, sir. Totoo yun. Kasi nasaksiyan ko rin. Nakakapag-isip ka na ng tama. Hindi, dun lang. Kasi pagbalik dito, wala na rin siya. Kaya ka lakas ng tama ako eh. Mali na yung tama mo eh. Yeah, kaya. Totoo yan. Kaya ito yung sinasabi ko, para sa Christianity rin, sir, ilalagay natin sa panahon na, eh, sabi nga nila mamaaba, oh, Chinese garter, piko. O, totoo yun. Totoo yun, sir. O. Bahay-bahayan, sir. Yun lang, sir. Yun laro ni Conrad. Sir, batang 90s. Sir, doktor-doktoran, sir. Doktor-doktoran. Mga anak na. Ano sa mga anak? Mga anak. Pero obigay niya kagad. Napanood ko i-dolby yun, sir. Napanood ko i-dolby. Kasi, sir, gusto ko yun talaga. Nurse ako, sir. So, talaga pinangarap mo yun. Mga anak na agad. Ang pinag-uusapan. Tiko. Tumbalata. Ito, Alantero. Sabi nga, sir. Sabi nga ni Mamiya ko. Sir, lagi tatay, sir eh. Batang 90s, akit sa puno, masaya na. Ngayon, kailangan may kachat para masaya. Ayun. Kailangan na sa Starbucks, may free wifi. Bars yun, Mamiya. Eh ngayon, sir, sabi ni Mam Noyce, alisan ng cellphone ng mga young people, malungkot sila. Malungkot sila. Pero gawin nila sa mga panahon natin ng mga batang 90s, mga nabuhay, kahit sa sir,
tanggalin mo yung gadget. You convert everything eh. Patayin mo. Sa totoo lang, patayin man ngayon ang sino mang pinakamalaking network ngayon. Oh. Patayin man nila yung yeah. signal at cellphone, masaya tayo lahat. Totoo yun. Correct. Ay, yes, pastapit lang, masaya na tayo. Yun, sinasabi lang. Hindi lang yun. Kasi marami. Sabi ko nga, yun nga, kasiyahan na yun eh. Yeah. Masaya tayo kung ano lang yun doon. Para sa Christianity yun, sir eh. Yung Christianity panahon, sir, di ba? Masaya na sila. Mas mamaya, masaya na sila kapag ano ba yung sinasabi natin na masaya masaya sila kapag ano eh. Nandoon na sa sitwasyon lang yung na kalukutan natin. Hindi, yung masaya natin, hindi. Masaya tayo yung Christianity natin noon, sir. Yung bago tayo punta ngayon. Masaya, kaya blessed tayo na dito tayo sa church kasi yun yung pinapanatili ni Pastor na yung old-fashioned Christianity. Yeah. Masaya tayo na nandoon lang tayo. Yung hindi natin kailangan advancement. Yeah. Excuse me. Hindi tayo nag-i-aim sa advancement. Yeah. Yeah, may naamoy ako eh. Hindi tayo nag-i-aim sa advancement. Yes. Di ba, sir? Yung totoo hindi yan. Tayo, hindi tayo nakikisabay na yung music noon. Piano lang, gitara, masaya na. Tayo, piano, gitara, violin, masaya. Pero hindi natin kailangan mag-rock and roll para maging masaya. Hindi natin inalis yung fundamentals. Yes. Yun, yun, yun. Ako yun. May punto, sir. May punto. Kahit tama yung sinasabi, parang nakakatawa pa rin. Oo, oh, yeah, yeah, yeah. Pero alam nyo, dahil mainit yung usapan natin eh. Yeah. Eto ngayon, sir. Ngayon, sir, kasi meron kayong mainit na challenge. Yun. Dapat idala dito yan. Yeah. Eto kasi, mainit sir. Mainit usapan. Mainit usapan eh. Kailangan, painitin natin to. Yan. Yan, yan, yan. Yan, yan, yan. Nahalo nyo na yan. Yan. Dito ko lang dito. Mag-edit mo na ako, sir. Hindi, hindi. Dito ka. Dito ka. Latay dito. Lunch, parang bawas na to sa lunch, ha? Yan, yan. Kasi, kasi, alam nyo, napakasaya. Kasi, ito, sir, may sinabi dito si ano. Yan, may sinabi dito si, Ma'am Yang. Hala, may history ka ba talaga dito kung bahay-bahayan ang laro? May kasabihan. Sabi ni Sir Ivan, may kasabihan, sir. Ito, sir. Yung kasabihan yan. Si Sir Ivan, may history sa mga kasabihan eh. Pati si yeah. Tiprep. Sabi yan, may kasabihan, sir. Oh. Ang taong walang direksyon sa buhay ay ang taong di nakikinig sa tamang gabay. Yan. Mabira. Medyo tama to, ha? Tama. Totoong kasabihan to, ha? May sense yung kasabihan mo ngayon, ha? Yeah. Asan, may kasabihan din, sir, si Nanay Hana. Watching here in the tower of my loving father, ang Sajanonyo. Yeah. Gatiting po, Nanay Hana. Yeah. Sabi ni Sir Marvin, classmate Wang, tama yung sinabi mo. Yeah. Pakiulit mo nga. Pakiulit mo daw. Yeah, meron akong kasabihan, ang taong di marunong tumingin sa pinanggalingan, yan. Matutong mamaluktot. Galing ka dyan. Yan. Hindi kasi ito. Ito kailangan ito eh. Oh, yeah, it, ano natin to? Ayaw mo natin. Tumingin sa pinanggalingan. I-serve mo na, serve mo. Iyan na. Ito sisigurado ko talaga. Titingin tayo sa pinanggalingan. Sigurado talaga yan. Yan. Kaya alam mo, napaka-importante talaga sa mga kabataan. Manatili kayo. Kung kayo na sa church, manatili kayo rito. Yan. Yun, tama yan, sir. Manatili kayo rito. That's right. 28 years na ako dito. Yun. Yun, listen, listen. 95 ako na baptized. Yan, nakita yan. Ko na ang pwedeng mangyari sa kabataan na wala sa church. Nagaling ka sa loob at umalis ka, yes. Nakita ko na nangyayari sa kanila. Totoo yan, sir. Totoo yan. Sinasabi mo na yan. Tsaka yung mga umalis, sir, marami silang na-miss at nami-miss na nila. Totoo yan. Totoo naman yun, sir. Yeah, totoo naman. May sense na naman. Yeah. Totoo. Na-miss. Kasi hindi na nila naaabutan kung anong... Yun. Alam mo, sir, nakakalungkot dun sa mga kapatiran natin na kasama natin before na wala na sila ngayon. Totoo yung sinabi niya eh. Nami-miss na ngayon nila ito. Yeah. Yung blessing na ibinubuhos ngayon ng Diyos dahil sa pagpapagal na kasama sila noon. Akala mo, sir, di nila nakita yon. Pinili nila yung sarili nilang choice to depart. Totoo yun. Totoo yan. Kaya ngayon, anong nangyari? Ito ngayon sana kasama kasi nagpagal din naman sila noon eh. Nasayang. Wala tuloy. Kaya na-miss na nila at talagang naniniwala ako sinasabi. Admitted din, tanggalin nila yung pride, sir. Nami-miss nila. Oh. Yun. See, alam mo, ang nakita kong pinaka-pangkaraniwang dahilan bakit umaalis na nandito na? Yeah, yes. Nababagot sila. Yo. Nababagot na kasi walang kinikita. Hindi makabili ng gadget. Totoo ay ng asenso sa buhay. Yan. Yun. So umaalis sila, natatrabaho kumakayod sa labas. Ang hindi nila alam, ang daming ehemplo. Si Pastor Hill mismo. Yeah. Mm. Saan nag-umpisa? Staff house. Mm. Naglalakad. Siya yung song leader, siya yung usher, siya yung security, siya yung preacher, lahat. Yeah. Ngayon, look at the church by God's grace. Yeah. Si Pastor RJ, nakita ko yan, paano nag-umpisa. Ngayon, anong ginagawin sa Baguio tsaka Manila? Ginagawa ang Quiapo lang, balikan. Yeah, totoo yan, sir. So, lahat ng pangarap mo sa buhay ay matutupad pag ikaw ay nasa gawain ng Panginoon. Yeah. Ikaw ay nasa will ng totoo Panginoon. Totoo yan, sir. Pero sir, ito sir, matindi sinabi ni Sir Ivan. Sabi ni Sir Ivan, if you do not know what to do and where to go,
Go back to where you came from and shake it all around. Shake song yan eh. Shake it all around. Parang nag-ready na ng good news last week. Give your heart to Jesus and turn your lives around. Oh, edi, yung mga kasama natin, di ba sa nabihing yan eh? Takala mo rin sila. Yan. Takala mo, takala mo. Yan. Ha? Mukhang... Yeah. Mainit yung amoy nito ah. Yeah. Kaya, pero totoo yun. Kasi kaya nga para sa mga kabaka natin dyan, huwag nyo nang at tangkain na mamisma yung mga binibigay sa atin. Huwag mo nang tangkain umalis para magnegosyo at humita na malaki. Kasi para ka lang nag-iipon sa bulsa na butas. Yan, totoo yan. Yun. Hindi mo na kailangang maranasang mapait ang mundo bago mo mapatunayang matamis ang buhay kay Kristo. Yun. Ako din. Kala naman. Yun. Ito talaga, mainit yung usapan dito. Yan, mainit yung usapan natin. Hindi lang mainit, manghang pa. Yun. Okay, mamula-mula pa itong usapan natin. Alam mo, ang isa pang kinalulungkot ko, Jow, yung umaalis kasi napasama sa isang malaking negosyante or isang nakaupong politiko. Yeah. Samantalang mas malaki yung pinatunayan ng Diyos sa kanila dito. Lipat mo yung kanin dito. Madaling ipatunayan. Sigurado ko, kailangan namin yan. Dito. Yun. Yeah, pero kasi, sir, kaya nga yung ang sinasabi may natin. May cake tayo, sir, ha? Bakit hindi mo alam, eh? May cake. Kaya, hindi, ako nga, yun yung sinasabi natin. Inulit to, di ba? Inulit. Yeah. Kaya nga yun yung sinasabi ko sa mga kabaka natin. Seryosohin, totoo yun. Yeah. Seryosohin natin kung ano meron tayo dito. Pagpasalamatan, seryosohin, tangkalikin. Yun ang pinakamagandang. Ang lahat ng institusyon sa labas na naitayo ng tao, guguho yan. Yeah. Magobyerno, yeah. Manegosyo, makumpanya. Yan. Yeah. Ngunit ang gawain ng Panginoon na andun ang kanyang pangako. Yeah. And the gates of hell shall not prevail. Yeah, manatili yan. So mamili kayo, saan kayo? Sa matibay na pundasyon o sa guguho? Yeah. Totoo yan. Tsaka! Ano yan? Tsaka! Tsaka lang sabi ko yung sabihin agad. Kala ko kasi may susunod kayo. Chari! Oh, di ba? Okay, ito, tikman na natin. Sige. Kasi ito eh, ano muna eh, oh, di ba? Ay, sa mga kabaka natin yan. Oh, eh, siyempre. Sa pagtatapos ng buwan, sir. Sa pagtatapos ng buwan. Yeah. Oh, yan. Eh, kaya dapat tikman na lang natin to. Tikman na lang yan, sir. Tikman nyo na yan. Ipag-pray mo muna na mabilisan. Oh, mag-pray mo muna. Sige, mag-pray mo. Pwede ka ng Diyos, Panginoon, mapanang sa lahat. Manam sa lahat, Panginoon, sa pagpapala ninyo po binigay sa aming kakain. Ito po'y magiging kalakasan na yung pangatawang physical o pangalaro mong gamit sa inyo pong gawain patawad sa pagulong magkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Parang tang gutom na gutom. Para makakain din sila. Yeah. Para sa mga kabaka natin dyan. Oh. Ito at may eh, marag yung midnight snack na. Blessing yan. Sumabay na kayo. Bakit naman ganyan lang alam mo, Conrado? Tsura mo naman. Kasi ito, nirequest talaga ni Sir Conrad to, sir. Yun. Madugong usapan to sa... Sumabay kayo sa amin. Wala na palang battery yata sa kamere. Anyway, say okay na yan. Oh, titingnan natin. Kasi ito talaga 'yan, oy. Ayun, sa mga kabaka natin, sumubo na si Roy, oy. Sumubo na kayo. Paang sumakit 'yung ipin ko? Mainit at manghang. Kape. Hoy, 'yung baso namin dito. Kape. Kaya ng kanin ng konti, tsaka tubig na marami. This is the end of our fellowship. Kaya baka, medyo nakasubuhan kami rito. Nadamay si Sir Roy sa challenge. Uy! Bakit naman ganito yung pagtatapos ng buwan natin? Hindi, alam mo. Ano masasabi mo? Ikaw naman mag... Akin ko, kailangan ko magpa-Saint Luke. Mamabay ka po, teacher, bukas na. Kailangan natin magpa-Saint Luke's. Yun. Sir Roy, namumula ka na, Sir Roy. Balik ka na yung mga sinasabi ni Dexter. Yeah. Habang nahihintay ng tubig kasi medyo bahang talaga eh. Yes. Ako'y gulong-gulong. Yan! Kala ko ako yung sirena. Di ko na malaman kung ano ang gagawin. Di ko na talaga alam. Kasi bahang talaga eh, may tubig. Wag kape, tubig. Sa buhay ko.
pantakin mo, pawang kalungkutan. Yan. Walang pagbabago. Totoo yan, sir. Sabihuan ang laging nadarama ko. Yan. Sir Ivan, Sir Conrad, dahan-dahan lang po sa pagkain. Mahirap bumalik sa St. Luke's. Ito, 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 ito. Pero mas maganda dyan. Ano yan? Yung medyo tubig muna kasi may grabe. May mga mamaya. Oo, oh, mga. Oh. Di ko alam kung saan tungo ko nito. Sa CR ata. Ha? Kung saan tungo ko sa CR. Mukhang madugo-dugo ang labanan natin sa CR na ito. Hindi, pero alam nyo, mga, para sa mga kabangan natin, lagay nyo lagi sa isipan nyo na Brad Pass. Totoo yun. Yung sinasabi ni Sir Jao, ikaw muna. Ilagay nyo sa isip nyo na wala akong maisip. Oy, back to you, Sir Roy. Sir Roy, kaya mo na yan. Ito. Ikaw ngayon taya. Ang tagal, tagal naman nung kape ay nung tubig. Parang napakalayo ng kusina ngayon, ah. Kasi nyo, bakit doon? Mantakin mo. Yo, mantakin mo. Yes, sir. Kabiguan. Yan. Ang naging dahilan. Yan. Kung kaya naghanap ng liwanag. Totoo yan, sir. Layaw ng laman. Yan ang magandang tandaan. Ay sadyang pansamantala. Mismo. Yeah, pansamantala talaga. Kasagutan sa aking hanap. Yeah. Where am I? Nasaan yan kaya ako? Sabay tayo mga kapatid. Jesus, kung wala ka. Yan. Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring namahang talaga. Nasa hangin pa ako. Di alam kung saan ang tungo. Alala, nagkaalisa na tayo. Ay, kala ko ba may fellowship tayo? Meron, meron. Meron tayong fellowship. Meron ba tayong fellowship? Sino po kayo? Anong pangalan? Nasaan kaya ako? Jesus, oh, kung wala ka, di ko na malaman, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasaan ka? Nasa hangin pa ako. Di alam kung saan ang tungo. That's right. Oy, buti na lang may yon. Yan, yan ang magandang pano. Yan tubig. Yon. Sabi naman yung baso niyo, paano? Self-evaluation. Ano to? Samyang to? Yung hindi maubos yun na maanghang, pwede ubosin ni Ponching yan. Yeah! Hindi maganda fellowship to. Actually, yun ang challenge, sir. Pero dyan natin makikita na... Conrad, tubo. Tubo. Dyan natin makikita ubusin na... Ubosin pa natin to. Talagang maanghang. Kasi ito yung sinasabi ni Sir Roy na marami kang mararanasan dito sa loob ng gawain. Hindi mo naranasan before. Kagaya nito. Ngayon ko lang naranasan ito. Grabe ito eh. Hindi, ito yung sinasabi ni Wang Wang kanina. Na-miss ko lang. Ano klaseng, ano ba ito? Pansit? Pansit Canton, sir. Canton. Ang tawag niya Samyang. Nagawa sa sili, sir. Hindi siya pansit Canton eh. Ito ay sili. Nadilagyan ng pansit Canton. Oo, kambihira no. Ah, grabe. Baka gusto mo pasubok sa swag. Parang lahat tayo may sipon na. Naka two times kasi to. Isa pang ano, paborito ni Pastor Dexter, banata natin. Ayan, sige sir. Ayan, ayan, ayan. Sadyang ayan. Kay buti ng ating Panginoon. Magtatapat sa habang panahon. Tama. Maging sa kabila ng aking pagkukulang. Anong meron? Biyaya niya ay patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng
Para mas gusto ko patikman yung anghang nito eh. Ayaw mo, gusto mo bang masigatan ng araw ko? Huloy siyang nagbibigay anghang. Tanglaw ba yan? Kaya't sa puso ko't damdamin. Yeah, tuloy mo. Katapatan niya ay laging purihin. Ano chorus? Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Damdaramdam ko yung dakila. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Yan ang sinasabi natin, the Baptist history. Yun. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Para magwawakas na yung buhay ko, sir. Parang ano to, sir? Alala ko yung ano yun, sir? Naked challenge, sir? Natapos? Oo, naked run. Naked warrior challenge ba yun? Naked warriors run. Sino yung conductor bukas? Ano po ako? Meron po akong sore throat and itchy, ano? Itchy throat at di pa makakanta bukas sa choir. Pwede yan. Yeah, yung panahon, sir, na ano yun, napakasarap ng kanin. Oo, yeah. Kasi makakang yung ulam eh. Yeah. Diyan mo ma-appreciate yung kanin eh. Yeah. Parang ano yun eh, parang hairpin yun eh. Di ba yung hairpin? Hindi mo siya ma-appreciate kapag siya lang mag-isa. Pero pag gagamitin mo na sa buhok, meron na siyang halaga. Yung alin? Hairpin. Hairpin. Sabi ni Sir Marvin, sili na may konting pansit. Tanggal ubo dyan. Pati sipon. Abangan ko special ni Sir Roy sa pulpit. Iyon, sino nagsabi? Si Ma'am Blessy, sir. Ma'am? Blessy. Inaanak niya yan, sir. Yung sa kasal niya, Sir Jacob. Si Blessy, Ma'am Blessy, good evening. Parang nasa first set na, sir. Ha? Huh? Parang nasa first set ng workout, sir. Yun. Nagpapawisa. Nasa warm down yan. Nag-warm up na. Tapusin na natin ito. Ay, yung pinapadbura na asukal yan. Asukal? Maruya. Yung asukal ng maruya nilagay sa anong pansit. Konti na lang sa akin. Hindi, pero, sir, inabot na talaga tayo ng oras. Okay. Alas 12 na pala. Dapat bago pa natin kinain, eh, oras na yun eh. Muli, para sa mga kabaka natin, papaalam na tayo, sir. Lahat ng mga taga-subaybay ng The Curfew Show, The Prime Podcast. Mga kabaka, good evening, good morning. Pala, madaling araw na. Keep tuning in, lalo sa mga kabataan. Yeah. Parents, encourage your kids na manood nito sapagkat ito ay malaking extension po ng preaching ng ating pastor. Yeah. Yeah. Ito ay isang ministry po ng church natin na dinadaan natin sa isang podcast na ganito. Yeah. So yeah. Keep tuning in, The Curfew Show. Amen. Muli, maraming salamat sa mga kabaka natin. Thank you for tuning in. Thank you for being with us on the only show. During the curfew war, it's The Curfew Show. The Curfew Show. Mga talaga, mga kabaka. Yeah. Thank you, Sir Roy. Thank you, yes, sir. Thank you, sir. Good night, everyone. Darkness has drifted far away. Now on the road to glory, gonna sing about this story. Gonna tell of why Jesus did die there. Don't you know we put a running in the feet, put a clapping in the hands, put a shouting in the heart, took it out of the mind, made a brighter.
to